Muntik nang mapitawan ni Isabel ang hawak na wrench nang marinig ang matinis na sigaw ng kanyang nanay-nanayan. Isabel! Lumabas ka rito! Lalo siyang napangiwi. Unti-unti niyang inuurong papasok pa sa ilalim ng ginagawang kotse ang digulong na plyboard na hinihigaan niya. Anak nang, ano ba naman yan, Luis? Boses yun ni Kadyo ang may-ari ng talyer. Hoy, Kadyo! Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na Lu ang pangalan ko? Sa kabila ng inis ay nagawa pa rin itong itama ang matanda. Bakla ang nanay-nanayan niya. Lu na kong Lu, bakit ba tanghaling tapat eh, nagbubunga ka na naman dyan? Ilabas mo ang anak ko! Ilabas mo si Isabel! Bakit kong ilalabas eh, hindi ko naman tinatago ang anak mo. Haa, basta! Naitirik ni Isabel ang dalawang mata habang nakikinig. Mas mabuting magpakita na siya. Nakakahiya kay Mang Kadyo. Pinagulong niya ang plyboard palabas. Nay! Eksaheradong napahugot ng hininga ang kanyang ina nang makitang kanyang itsura. Kulang na lang ay himatayin ito nang tumayo siya. Sos Mariosep, Isabel! Hindi pa nakontento, nag-antanda pa ito. Again, she rolled her eyes heavenward. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na tigilan mo ang pagbimekaniko? Tignan mo ang itsura mo. Itsura ba yan ng isang matinong dalaga? Hindi na kailangan ni Isabel na manalamin para malaman ang itsura niya. Nanlilimahid sa grasa ang suot niyang t-shirt. Puno rin ng grasa at alikabok ang kanyang mga kamay. Nanlilimahid sa grasa ang suot niyang t-shirt. Puno rin ng grasa at alikabok ang kanyang mga kamay. Nay naman, saan ka ba nakakita ng mekanikong walang grasa sa katawan? Kotse ho ang nire-repair ko. At nangangatwiran ka pa! Nanlaki ang mga mata nito. Hindi na lamang siya nagsalita. Baka makurot pa siya sa singit. Ang hilig pa naman ng nanay niyang gawin yun kapag nagagalit. Halika na! Umuwi na tayo! Hinila siya nito sa braso. Teka lang ho, hindi pa ho tapos yung ginagawa ko. Oo nga naman, Lu. Abay, kailangan na to ng may-ari mamayang alas 5. Reklamo ni Mang Kadyo. Pwes, humanap ka ng ibang mekaniko na tatapos niyan dahil iuuwi ko ng anak ko. Anak ng pating naman, oh. Nanggigigil na bulalas ng kanyang amo. Tinitigan lamang ito ng matalim ng kanyang inainahan at saka tinalikuran. Hinatak siya nito na parang bata palabas ng talyer. Isang kibit balikat at alanganing ngiti na lamang ang iniwan niya sa matandang lalaki. Nakalabas na sila, patawid na sana sila nang biglang natigilan ng nanay Lu niya. Nag-about face ito at bumalik sa talyer. Oh, saan kayo pupunta, inay? Kinakabahang sinundan niya ito. Hoy, Kadyo! Tawag nito, sana kayo kong matanda. Inilahad nito ang isang palad. Nasaan ang sahod ni Isabel? Sahod? Daig pa nito ang nakarinig ng isang kakaibang lingwahe na hindi nito maintindihan. Anong sahod ang pinagsasabi mo? Tumaas ang isang perfectly trimmed na kilay ng kanyang nanay Lu. Pambihira, hindi na nga natapos ni Isabel tong sasakyan dahil kulang na lang eh, kalad ka rin mo palabas dito. Tapos ngayon hihingi ka ng sahod. Ano kasi na swerte? Hoy, Kadyo, ilang oras din bang nasa ilalim ng kotseng niya ng anak ko? Hindi man niya natapos, siya naman ang nagsimula. Baka nagawa na nga yan ni Isabel. Nagkukunwari ka lang para makalusot. Nay, tama na ho. Awat niya sa inainahan. Mang Kadyo, pasensya na ho kayo. Ano, magbibigay ka ba o dadalhin pa natin ito kay Kapitan? Nanay! Tumaas na ang tinig niya. Nako, kapag minamalas ka nga naman. Napapatalak na lang ito habang dumutukot ng pera sa bulsa. Isang 100 pesos bill ang inilapag nito sa palad ni Nanay Lu. Isang 100?
Nagre-reklamo pa sana ito pero kinabig niya na ito palayo. Tama na, Nay. Tumahimik na kayo. Nilingon niya muli si Mang Kadyo. Pasensya na ho ulit. Nako, kung hindi ka lang malakas sa akin, noon ka napagbigyan ko yung talakera mong nanay. Hinawakan na niya ang ina-inahan, sakmang susugod sanang muli sa matandang may-ari ng talyer. Ikaw talagang bata ka! Gusto nang pasakan ni Isabel ng bulak ang dalawang tenga. Nakapaligo na siya at nakapagbihis na rin, ngunit wala pa rin tigil sa kakasermo ng ina-inahan at narindi na siya. Palakad-lakad dito sa harap ng kama niya habang nagpapahid siya ng lotion. Isa yun sa luxury na hindi nito inalis sa kanya kahit hirap sila sa pera. Isang beauty buff ang nanay Lu niya bilang isa itong parlorista. Hindi ko maintindihan kung anong mapapala mo dyan sa pagmemekaniko mo. Bukod sa narurumihan ka na, kumikita ako dito, Nay. Tsaka malaking magbigay ng komisyon si Mang Kadyo kapag may naayos akong sasakyan. 100 piso? Malaki na yon para sa'yo? Sa loob ng isip ay bumilang siya ng 10. Di ho ba sinundo niyo ako kaya hindi ko nga natapos yung nire-repair ko? Buti nga nagbigay ng 100 piso yung matanda. She mumbled the last part to herself. Sandali itong tumahimik. Ha, basta, tigilan mo yung kalokohan mong yan. Wala naman akong masama sa ginagawa ko ah. Marangal na trabaho ang pagmemekaniko. Hindi yung trabaho ng isang babae. At kahit yung pag-aayos-ayos mo ng kable ng kuryente. Gusto nang dabugan ni Isabel ang ina-inahan. Sinasabi na nga ba niya at hindi lamang pagmemekaniko niya ang pupunahin nito, kundi ang pagiging electrician niya paminsan-minsan. Nanay naman! Anong nanay naman? Hoy, Isabel, hindi kita inalagaan para lang makita kang gumagawa ng mga trabahong panlalaki. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung maaksidente ka? Paano kung masira ang katawan mo, ang kutis mo? Heto na naman po kami. Frustration kasi ng nanay niya na isali siya sa isang beauty contest or isang reality talent search. Appearance-wise, siguradong papasa siya dahil maganda siya. At may hubog din ang kanyang katawan. Yun nga lang, nang magsabog yata ng talento ang Diyos, ay natutulog siya. Kaya wala siyang nasalo kahit isa. Parehong kaliwa ang paa niya. At parang tinotorture na palaka ang singing voice niya. At lalong wala siyang kay umarte. Mag-inarte, pwede pa. Kaya kahit gustuhin man ng nanay Lu niya na pag-artistahin siya, wala itong magawa. Maliban na lamang kung papayag ang mga organizer na pagpaandar ng sirang kotse o pagkakabit ng circuit breaker ang ipapakita niyang talent. Bakit kasi hindi ka humanap ng trabaho na babagi sa itsura mo? Malungkot siyang nag-iwas ang tingin. Nay, alam niyo naman ho kung gaano kahirap maghanap ng maayos na trabaho kapag high school lang ang natapos niyo. Nawalan ito ng imik at nalungkot ang muka. Maya-maya pa ay humihikbi na ito. Kasalanan ko! Nay, huwag niyong sabihin yan. Nag-guilty naman si Isabel. Kaya nga ba hanggat maaari ay ayaw niyang mapupunta sila sa ganung usapan? Kung hindi sana ako nagkasakit, hindi mauubos yung perang para sa pag-aaral mo. Malungkot siyang napabuntong hininga. Tumayo at niyakap ito mula sa likuran. Idinikit niya ang pisngi sa likod nito. Patapos na siya ng high school nang kailanganin nito ng operasyon sa gallbladder. Ang perang inipon nito para sana sa pagkukolehiyo niya ay naubos lang sa pangbayad sa hospital bill. Napilitan tuloy siyang huminto sa pag-aaral. Yun din ang isang dahilan kaya kahit anong trabaho ay pinapasok niya. Gusto niyang makaipon upang makabalik sa pag-aaral nang hindi nagiging pabigat dito. Noong una ay naging parlorista rin siya. Pagkatapos ay masahista sa isang spa hanggang sa matuto siyang magmekaniko at mag-electrician. Kahit ang pagtitinda ng kwek-kwek at iba pang street food ay kinarir din niya. Mas mahalaga ho sa akin ang buhay niyo kaysa sa pag-aaral ko. At saka
Marami naman hong pagkakataon. Hindi naman ho mawawala sa akin ang pangarap na yon. Kung bakit kasi, mahina ang kita namin ngayon sa parlor. Okay lang ho yun. Hindi naman ho sa lahat ng oras ay gipit tayo. Malay niyo ho naman bukas makalawa ay may bumagsak na grasya mula sa langit. Biro niya. Sa wakas ay napatawa rin niya ito. Ikaw talagang bata ka. Humarap ito sa kanya at sinuklay ng mga daliri ang mahabang kulot niyang buhok. Alaga yon sa hot oil sa parlor na pinapasukan ng kanyang nanay. Mabuti na lamang pala at nakita kita noon. Kahit papaano, gumagaan ang mga problema ko dahil sa'yo. Nakumpleto mo ang buhay ko, anak. Nay, yumakap siya dito. Ako din naman ho. Kung hindi niyo ako nakita noon, baka kung napano na ako. Utang ko ho sa inyo ang buhay ko, Nay. At gagawin ko po ang lahat para mabigyan kayo ng kahit kaunting ginhawa. Naniniwala ako sa iyo, Isabel. Pero ayoko nang nalalamang gumagawi ka pa sa talyer ni Kadyo. O kahit ang sumama dyan kay Efren. Si Efren ay ang katropa niyang elektrisyan. Nanulis ang nguso niya. Mangako ka, Isabel! Napangiwi siya. Kapag ginagamit na nito, ang buo niyang pangalan ay isa lang ibig sabihin nun. Hindi na siya maaaring kumontra. Okay, sige. Pero itutuloy ko pa rin ang pagtulong kina Kit. At huwag na rin kayong kukontra. Mabilis na dugtong niya nang aktong magrereklamo pa ito. Bahala ka na nga. Ang tigas talaga ng ulo mo. She grinned. Mana lang ako sa inyo. Mukha nga. Mabuti na lamang at pati ang ganda ko na mana mo rin. They both laugh. Nakakainis ka naman, Kit. Bakit mo naman sinabi kay nanay na nasa talyer ako? Sabi niya habang tinutulungan ang mag-asawang midget na sina Kit at Kat sa pagtutulak ng rolling store. Papunta sa plaza kung saan sila pumapwesto para magtinda. Pasensya ka na, Sabel. Ayoko sanang sabihin kaya lang. Kilala mo naman ang nanay mo. Nagkakamot ng ulong, hingin nito ng pasensya. Kung sa bagay, hindi niya ito masisisi. Sa talas kasi ng dila ng kanyang nanay Lou, daig pa nito ang isang Armalite rifle kapag rumatsyada. Kung nakakamatay nga lang ang bawat salita nito, baka wala nang natirang buhay sa barangay nila. Napailing na lang siya at hindi na kumibo. Pagdating sa plaza ay inayos muna nila ang rolling store. Sari-saring street food ang tinda ng mag-asawa. Sumasahod siya ng mula 70 hanggang 200 piso sa isang gabi. Depende sa laki ng benta nila. Bakit? Pinagalitan ka na naman ba? Sanay na ako kay nanay. Kaya lang nahihiya ako kay Mang Kadyo. Tsaka nanghihinayang din syempre. Sayang din kaya yung kinikita ko sa talyer. Kaso ayaw talaga ni nanay. Kahit nga yung sideline namin ni Efren, ayaw na din niya. Problema nga yan. Sang-ayon ito. Kaya nga eh. Matitigil na naman ang pag-iipon ko. Bala ko pa naman sana mag-enroll ulit sa susunod na pasukan. Kahit technical course lang. Eh kung magtrabaho ka na lang ulit sa parlor. Baling niya sa maliit na babaeng katabi. Ilan na sina nanay dun. Halos mag-agawa na nga sila ng customer tapos makikiago pa ako. At saka magkano lang naman ang kita sa parlor. Oo nga no. Hindi ka rin nga pala pwedeng bumalik doon sa spa. Mahirap na. Baka mapahama ka pa. Dati rin kasi siyang masahista sa isang spa. Okay sana dahil marami siyang suking customer. Ang problema nga lang, nang minsang iservice niya yung isang regular niyang customer na lalaki, akalain ba niyang hipuan siya nito? Kaagad siyang nagsumbong sa may-ari. Pero siya pa ang pinagalitan. Kaya napilitan siyang mag-resign. Hindi dahil natatakot siya. Nangangamba lang siya na baka hindi niya mapigilan ng sariling manapak ng kapwa kapag naulit pa ang pambabastos sa kanya. Mabuti na lang at hindi kanya pinigilang sumama sa amin. Untag ni Kat. Masyado kasing protective ang nanay mo sa'yo. Pero hayaan mo na.
maghanap ka na lang ulit ng ibang trabaho. Yun na nga din ang iniisip ko eh. Kaya lang. Sa araw-araw na paghiram niya ng dyaryo para maghanap sa classified ads, wala pa rin siyang makita na umaayon sa credentials niya. Kung hindi college graduate ang hinahanap ng mga kumpanya, pwede sana siya sa EPZA or Export Processing Zone Authority. Kaya lang ay overage na siya sa edad na 26. Pwede rin siyang maging maid. Kaso, tiyak na magwawala ang nanay niya kapag nalaman itong yun ang a-applyan niya. Malalim siyang napabuntong hininga. Pabili nga ng 10 pisong kwek-kwek. Isang matangkad na lalaki ang biglang sumulpot sa harapan ni Isabel. Glenn! Ilang araw na rin niyang hindi nakikita ang matalik na kaibigan. Kamusta ka na? Tanong ng nakangiting binata. Ay nako, heto, gaya pa rin ang dati. Sagot niya habang binabalutan ng kinulayang harina ang itlog ng pugo. Ang mga nabalutan na ay piniprito niya sa mantika. Bakit nga pala ngayon lang kita nakita? Sobrang busy mo yata ah. Lumapad ang ngiti nito. Bakit? Namiss mo ba ako? Napatawa siya sa isinagot nito. Matagal na silang magkaibigan. At hindi kaila sa kanya na espesyal ang pagtingin nito sa kanya. Kahit hindi naman ito nanliligaw. Kung gagamitin niya ang utak, ito ang pipiliin niyang maging nobyo. Dahil bukod sa napakasipag na binata, ay napakabait pa nito. At kaya nitong sakyan ang ugali ng nanay na nanay niya. Kaya lang ay hindi niya gustong gamitin ang utak lang sa usaping puso ang involved. It would be unfair for both of them. Madami kasing trabaho sa opisina, kaya panay ang overtime ko. Isa pa, mag-enroll na ako sa susunod na pasukan. Kaya yung mga trabaho ko na kaya kong tapusin ng mas maaga, ginagawa ko na. Talagang itutuloy mo sa architecture, ha? Isang marahang tanghulang ang isinagot nito. Isa itong draftsman sa isang construction firm. Oo, walang mangyayari kung makukontento lang ako sa posisyon ko ngayon. Lihim naman siyang napangiti. Iyon pang isang ginusto niya rito, mataas ang pangarap nito katulad niya. Mabuti ka pa. Mahinang bulong niya sabay abot ng in-order nito. Nangunot ang noo ng binata, pero hindi na ito nagawang mag-usisa dahil sunod-sunod na ang bumili sa kanila. Ilang minuto pang nanatili roon si Glenn bago ito nagpaalam. Bagay na bagay kayo ni Glenn. Maang na napatingin siya kay Kat. Bakit mo naman nasabi yan? Guwapo siya, maganda ka, kaya bagay kayo. Bakit kasi hindi mo pasagutin yung tao? Paano ko sasagutin ng isang taong hindi naman naniligaw sa akin? Hindi pa ba naniligaw ang lagay na yan? Kita mo nga't inuna pang makita ka kesa dun sa pamilya niya. Tinaasan niya ng kilay sina Kit at Kat. Kailan pa naging expert sa pagbasa ng kilos ang mag-asawang ito? Oo nga naman, Sabel. Obvious na may gusto sa'yo si Glenn. Ay nako, kung totoo man ang sinasabi niyo at kung sakali mang manliligaw siya sa akin, hindi ko rin siya sasagutin. Bakit naman? Sabay pang tanong ng mag-asawa. Dahil mahal ko si Glenn bilang kaibigan. Ganun lang pasimple yun. Sus, dyan naman nagsisimula yan, diba? At saka, ano pa ba ang hahanapin mo kay Glenn? Tanong ni Kat. Oo nga naman, Sabel. Alam mo, sa tingin ko, malayo ang mararating ng batang yun. Bukod sa matalino at masipag, maprinsipyo pa. At ubod pa ng bait. Kaya nga ayaw kong samantalin ang kabutihang ipinapakita niya sa akin. At saka, sa sitwasyon ko ngayon, ayaw ko munang isipin ang pakikipag-boyfriend. Eh bakit, Sabel? Ayaw mo bang magkaroon ng boyfriend? Hindi sa ayaw ko. Kaya lang, unfair sa kanya kung sakali mang maligaw siya o sagutin ko. Dahil lang sa kagustuhan kong magka-boyfriend. O dahil kailangan ko ng financial help. Gusto kong may marating muna ako para kahit naman papaano ay may ipagmamalaki ako sa lalaking mamahalin ko balang araw. Nagkatingina ng mag-asawa. Hindi na nila na ituloy ang diskusyon dahil naging abala na sila
sa mga customer. Pasado alas 10 na ng gabi nang magpa siya silang umuwi na. Malaki-laki rin ang benta nila dahil swerteng may drum and lyre practice noong gabing yun, kaya doble ang dating ng bilang ng taong namamasyal sa plaza. Kasalukuyan niyang itinatabi sa ilalim ng compartment ang mga ginamit niya nang makarinig siya ng isang malakas na tunog. Isang kotse ang muntik nang bumangga sa concrete rails na nasa kabilang side ng kaliyang kinaroroonan nila. Mabuti na lamang at nagawang magpreno ng driver bago pa bumangga ang unahang bahagi nito. Dahil yata sa adrenaline rush, kaya bigla siyang napasugod. Manong! Kinatok ni Isabel ang bintanang salamin sa driver's seat nang makita ang isang figura na nakalugmok sa manibela. Manong, buksan niyo po ang pinto! Pakiusap niya. Umangat ng kaunti ang ulo ng matanda. Nakita niyang umangat din ang isang kamay nito para i-release ang lock. Kaagad niyang binuksan ang car door. Okay lang ho ba kayo? Untag niya. Umungol ang matandang lalaki. Inalalaya niya ito sa balikat, isinandal sa upuan. Wala naman siyang nakikitang sugat sa ulo nito. Isabel, anong nangyari? Hangos na tanong ni Kit. Hindi ko alam, Kit. Wala naman siyang sugat, kaya lang parang nanghihina siya. Iniabot sa kanya ng kaibigan ng isang bote ng mineral water. Eto, painumin mo at baka makatulong. Sinapu niya ang ulo ng matanda habang idinidikit ang ulo ng plastic bottle sa bibig nito. Lumunok ito ng kaunti at saka muling umungol. Naku, Kit, baka kailanganin natin siyang dalhin sa ospital. Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Pero paano? Tsaka hindi natin siya kilala. Nakagat niya ang ibabang labi. Problema ngayon. Pero hindi naman niya pwedeng pabayaan ang matanda sa ganitong kalagayan. Lumikit siya sa unahan ng kotse at sinuri kung may damage doon. Hindi naman ito tuluyang bumangga. Tulungan mo akong ilipat siya sa kabilang upuan. Dadalhin natin siya sa ospital. Ha? Sigurado ka, Sabel? Kit, kawawa naman ang matanda. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Hindi na lamang kumibo ang kaibigan, sa halip ay tinulungan na lamang siya nito. Pagkatapos noon ay umupo siya sa driver's seat. Kit, pasensya na. Kaya niyo na bang umuwing dalawa? Oo, wag mo kaming alalahanin. Salamat. Dadaling ko muna siya sa ospital. Bahala ka na munang magpaliwanag kay nanay. Paalam niya. Sige, pupuntahan ka namin kapag nakapag-ayos na kami. Mabuti pa nga. Kailangan din kasi nating ma-report ang nangyari sa pulisya para makontak nila ang pamilya ni Manong. O paano, magkita na lang tayo sa ospital. Tumango ang kaibigan at saka bumalik sa kinapaparadahan ng rolling store. Siya naman ay pinaandar na ang kotse at iminaniobra palayo sa plaza, papunta sa hospital. Nang maipasok sa emergency room ang matanda, ay kaagad itong inasikaso ng resident doctor. Matyaga siyang naghintay sa pasilyo. Ilang minuto lang ay lumabas na ang manggagamot upang kausapin siya. Ikaw ba ang kasama niya? Tanong nito. Opo, pero hindi ko po siya kilala. Inilahad niya rito ang buong pangyayari kung paano niya nakita ang matanda. Maswerte siya at tinulungan mo. He just suffered a heart attack. Hindi naman ganun kagrabe, pero kung nagkataong hindi siya nadala dito, maaari siyang mamatay. Diyos ko. Naibulalas niya. Pinanlamigan siya ng buong katawan. Mabuti na lamang pala at nangahas siyang dalihin dito ang mama. You just saved his life, miss. Nakangiting puri ng doktora. Nang hindi siya nag-react, may inabot ito sa kanyang wallet. Ito nga pala, nakuha namin sa bulsa ng pantalon niya. Baka makatulong ito sa pagkontak ng mga kamag-anak niya. Kailangan muna siyang i-confine para mamonitor ang lagay niya. Ililipat namin siya sa pribadong silid mamaya. Ganun po ba? Sige ho, salamat, Doc. The doctor smiled at her with fondness and then left.
Siya namang dating na mag-asawang Kit at Kat at pinaalam niya sa mga ito ang sinabi ng doktor. Naku, mabuti naman pala at tinulungan mo siya. Oo nga eh, ang kaso mukhang magtatagal pa siya dito. Kailangan nating ma-report sa pulis para mahanap ang mga kamag-anak niya. Sasamahan ka namin. Bago sila umalis ay kinausap muna nila ang doktor at nagpaalam. Kinuha na lamang nito ang contact address at pangalan ni Isabel. Sa police station ay muling isinalaysay ng dalaga ang nangyaring aksidente at kung saan nila dinala ang biktima. Ipinakita rin nila ang wallet ng matanda, pati na ang impormasyon tungkol sa minamaneho nitong kotse nang maganap ang aksidente. Matapos sagutin ang lahat ng mga tanong ng desk officer at magawa ng report ang nangyari, ay muli silang bumalik sa ospital. Nailipat na sa private room ang matanda. Kit Kat, ang mabuti pa ay umuwi muna kayo. Ako na lang ang magbabantay dito kay Mang Ramon. Nalaman niya ang pangalan nito sa driver's license na nakasilid sa wallet ng matanda. Kaya mo na ba? Ani Kat. Oo, babantayan ko lang naman siya. Sige, babalik na lang kami ni Kit bukas. Paano, mag-iingat ka ha? Huwag mo nang alalahanin ang nanay mo. Kami na ang bahalang magsabi sa kanya. Nginitian niya ito. Salamat Kat. Nang makalabas ang dalawa ay muli siyang bumalik sa mahabang bench at tinitigan ang mukha ng matanda. Hindi pa ito matanda kung pagbabatayan ang itsura nito. Ngunit ayon sa ID nito ay mahigit 70 na ang matanda. Humiga siya sa bench. Likas siyang matulungin na tao. Ngunit hindi lamang ang nature niya ngayon ang nag-udyok sa kanya upang tulungan ang nakaratay na matanda. May bumundol na kaba sa kanyang puso. Kaninang nakita niya itong nakalugmok sa manibela ng sasakyan. Parang nakikita niya ang ama sa katayuan nito. Wala siyang matandaan sa katauhan niya. Ni hindi niya maalala ang mukha ng mga magulang. O kung may mga kapatid siya. O kung paano siya nawalay sa mga ito. Ang tanging alam lamang niya ay nakita siyang palaboy-laboy noon ng kanyang nanay Lu sa isang barangay sa Pangasinan. Napilitan raw itong isama siya pabalik sa Maynila dahil hindi na siya humiwalay rito pagkatapos siya nitong bigyan ng isang piraso ng baon nitong tinapay. Si Nanay Luna ang tumayong magulang niya. 21 taon na siyang nasa poder nito. Kahit ang pangalan niya ay isinunod na lamang nito sa pangalang nakaukit sa pendant ng suot niyang kwintas na nasa kanya na mula pa noong natagpuan siya nito. Iyon ay para raw madali siyang makilala ng kanyang pamilya, sakali mang magtagpo sila kung saan man naroroon ang mga ito. Ipinikit niya ang mga mata at hinayaang hilain ng antok ang kanyang diwa. Nasaan na nga kaya ang kanyang pamilya? Hinahanap kaya siya ng mga ito? Maraming taon na ang nagdaan. Kung sakali mang may naghahanap sa kanya noon, ay baka sumuko na rin ang mga ito. Nagdulot ng sakit sa kanyang puso ang isiping yun. Kahit kontento na siya sa pagmamahal ng kanyang nanay Lu, malaking bahagi pa rin niya ang nagnanais na tuklasin ang kanyang tunay na pagkatao. Madaling araw na nang magising siya sa isang mahinang ungol. Nang bumangon siya ay nakita niyang nagkamalay na ang matanda. Kaagad siyang tumawag ng nurse upang i-check ang kalagayan nito. Alas 8 ng umaga nang dumating si Kat. Pinauwi muna siya ng kaibigan upang makapagpahinga. Sinabi niyang babalik na lamang siya makapananghali. Pagkababa ay nagtuloy muna siya sa cashier's office para magbayad ng deposito. Kinuha muna niya sa wallet ni Mang Ramon ang 2,000 piso. Sasabihin na lamang niya rito kapag nagising na ito at maaari nang kausapin. Pati ang kotse nito ay ipapakiusap muna niya na pansamantalang igarahe sa talyer ni Mang Kadyo. Anak, interrupted his reading. Ngumisi si Alester nang makita ang kapatid na si Drew na nakatayo sa may pinto. Pumasok ito at naupo sa armchair na nasa harap ng mesa niya. Kailan pa kayo dumating? How's the honeymoon? Tanong ni Alester. Kagagaling lamang ni Drew
at ng asawang si Rose sa isang buwang honeymoon cruise sa Caribbean. Pilyo itong umiti at base sa ekspresyon ng mukha nito ay tila na-enjoy nito ng husto ang honeymoon cruise. His grin weakened. Masaya siya para sa kapatid na kailan lamang niya nakita. Sa tulong na rin ng napangasawa nito. Kamusta nga pala si Rose? Bakit hindi mo siya kasama? Iniiwan ko sa kondo. Masama kasi ang pakiramdam. Tumaas ang kilay niya. He relaxed in his seat and regarded his brother with an amused look. Masama ang pakiramdam? Baka naman buntis na. Drew's grin almost reached his ears. Mukhang ang tama ang hinala niya. Hindi pa naman confirm. Pero dadalhin ko siya sa doktor bukas. But she said na malakas ang kutob niyang buntis nga siya. And she's jumping with excitement already. Nagkatawanan silang magkapatid. May kasalanan ka pa sa akin. Putol ni Drew. He shot him an intriguing glance. Sinabi mo kay Rose ang pinag-usapan natin. May bahagyang pag-aakusa sa tinig nito. I was hoping she could convince you to take your place as an Aragon. Taking his place as an Aragon means leaving the private investigation agency and joining the family business. Iyon ang sinabi niya kay Drew. Hindi mo na sana sinabi kay Rose. I told you, I'll think about it. Bakit? Ano bang ginawa niya? Umikot ang mata ng kapatid. He slumped on his chair. Ayun, kinukulit lang naman ako almost every day. He just gave her the excuse para kumbinsihin akong umalis na sa agency. Alam mo bang tatlong beses na akong muntikan ng matulog sa labas ng cabin namin and she even threatened me with an annulment kung hindi ako papayag sa gusto niya. Napahalakak siya ng tawa. He had always known that Rose was feisty and special. Bagay lang kayo. He teased. So, tabla lang ba ang argument? Hell no! Drew blurted, then continued in a resigned voice. She won. Halos malaglag na siya sa upuan sa kakatawa, and Drew joined in. May papakiusap lang ako sa'yo. Simula ni Drew nang lumipas ang nakakatuwang sandali. Ano yun? Tanong ni Alester. Give me a month. Para ma-turnover ko ang agency kay Enric. Okay. At hayaan mo kung ako ang maghanap sa dalawa pa nating kapatid. For a brief moment, he didn't speak. Sigurado ka bang yun ang gusto mo? Anas na lang ni Alester. Pareho tayong naniniwala na buhay pa sila. And I intend to find them. Uwi ka naman ni Drew. Okay. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong maitulong. Oo naman, pero sa ngayon, ako muna ang bahala. Siya nga pala, darating daw si Lolo sa Sunday. Yeah, and I'm sure, matutuwa pa siyang lalo kapag nalaman niyang magkakaroon na siya ng apo sa tuhod. Ani ni Alester, at pareho silang napangiti. I just hope na makita natin sila Isabella at Anya. Wala na siguro akong mahihiling pa kapag nagkataon. Seryosong sabi ni Drew. Alester couldn't agree less. Alauna ng hapon nang muling bumalik si Isabel sa ospital. Kumatok lamang siya ng dalawang ulit bago binuksan ang pinto ng silid nito. Gising na si Mang Ramon at kausap nito ang isang matandang babae. Wala ron si Kat. Parehas na napalingo ng dalawa sa kanya. Nag-atubili siyang pumasok. Ngumiti ang matandang babae and motioned her to come in. Halika, iha. Pumasok ka. She walked towards them. Nagsalita si Mang Ramon. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Nahihiyang tumangu lamang siya at tipid na umiti. Gusto kitang pasalamatan, iha. Ang sabi ng doktor, kung nagkataon daw na hindi ako nadala dito, ay baka patay na ako ngayon. She smiled nervously. Wala po yun. Kahit naman ho sino siguro, ganun din ang gagawin. At saka, hindi lang naman ho ako ang nagdala sa inyo dito. Kasama ko po ang mga kaibigan ko. Oh yes, nakilala ko nga ang kaibigan mo kanina. Pinasasabi nga pala niya sa'yo na
Umuwi muna siya sandali. Ngumiti lamang siya. Ano nga pala ang pangalan mo? The old lady asked. Isabella po. Pero Sabel po ang tawag sa akin. Ako nga pala si Evelyn Romualdez. Inilahad ng matanda ang isang kamay. Tinanggap niya yon. Pagkatapos ay naalala niya ang wallet ni Mang Ramon na nasa bulsa ng jeans niya. Ma'am, heto nga po pala yung wallet ng asawa niyo. Nagkatinginan ang dalawa. Bigla ay tumawa ang mga ito. Nangunot tuloy ang noo niya. Oh, I'm sorry if we offended you, Iya. Pero hindi ko asawa si Ramon. He's our family driver. Nagulat siya sa nalaman. Actually, he's more of a friend than an employee. Buhay pa ang asawa ko ay driver na namin si Ramon. Matagal ko nang sinabi na dapat na siyang mag-retire. Pero matigas ang ulo ng taong ito. Kunwari na ni Nermon ng tinig ng ginang. Ay nako, kaya ko pang magtrabaho. At isa pa, wala akong kasama sa bahay. At lalo lang akong manghihina kung wala akong gagawin. Sumagot ito na parang hindi amo ang kausap. Pero hindi naman niya nakitaan ng pagka-offend ang matandang babae. She seemed more concerned about his health. Pero ngayong nangyari ito, hindi ako papayag na magmaneho ka pa. You can still work sa mansyon, but no driving from now on. At huwag mong ikatwiran ang kalagayan ni Claude. We could always post an ad on the paper. Magrereklamo sana ito, but the look of the old woman made him change his mind. Napangiti si Sabel at bigla ring natigilan. Driver? Driver ba ho ka mo? Muntik nang naibulalas ni Sabel, nagliwanag ang mukha niya. Baka pwede niyang applyan ang pwestong yon. As if an answer, nagkatinginan sila ni Mang Ramon. Sandali lang, Isabella. Ikaw ang nag-drive ng kotse papunta dito, hindi ba? Malapad ang naging ngiti niya. Opo. She blurted out almost instantly. At may alam din po akong kaunti sa pagmimekaniko. Talaga? Kung ganun, ay hindi na kailangan pang magpa-anunsyo ni Claude. The old woman eyed her keenly. Waring, sinusukat ang kakayahan niya. She held her breath for seconds. Kabisado mo ba ang pasikot-sikot sa Maynila? Her shoulders sagged. Bigla ring lumungkot ang kanyang muka. Umiling siya. Oh, never mind. Mabilis ka naman sigurong matuto. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Ho, ibig kong sabihin. Consider yourself hired, Iha. Kulang na lamang ay magsisigaw siya sa tuwa. She jumped with joy like a child given her favorite gift on Christmas Day. Nang mapunang titig na titig sa kanya ang dalawa ay pinilit niyang kumalma. Ay, sorry po. Evelyn observed the young girl with amusement. She was young and very pretty. Though mukhang hindi yon pansin ng dalaga. She did not look qualified enough as a driver. Pero qualified na qualified ito sa isang ideyang biglang pumasok sa isip niya. She smiled. Hindi na siya makapaghintay na simulan ang naisip na plano. Ma'am, yun nga po palang kotse niyo. Dinala ko muna doon sa talyer ng kaibigan ko. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po nila gagalawin yon. At saka, kinuha ko din po pala yung 2,000 na nasa wallet ni Mang Ramon. Ipinambayad ko po ng deposito kanina. She's honest. Naisaloob ni Evelyn. Another plus factor. She liked her. Bihira na sa mga tao ngayon ang tutulong sa kapwa nang hindi nananamantala. Huwag mong intindihin yon. Salamat po, ma'am. Call me Grandma Eve at hindi mo kailangan magpasalamat. Kami ang may malaking utang na loob sa'yo. Hindi ba, Ramon? The old man smiled and nodded at her with fondness. Umuwi siya noong hapong yon na masayang masaya. Nang ibalita niya kay Nanay Lou ang magandang kapalaran ay parang gusto pa nitong tumutol. Ngunit pinanindigan niya ang desisyon na wag nang palagpasin pa ang pagkakataon.
Masama man ang loob ay naunawaan siya ng ina-inahan. Excited na siyang simulan ang bago niyang trabaho bilang family driver ng pamilya Romualdez. Medyo kinakabahan siya dahil ngayon lamang niya gagawin yon. Hindi na lamang niya pinansin yon. Payag siyang matuto at pagsisipagan niyang pumasa sa standard ni Grandma Eve. Sisiguruduhin niyang hindi ito magsisisi sa pagkuha sa kanya. Claude groaned in disgust. Muntik na siyang madulas sa pagbaba ng hagdanan. Bakit kasi isang linggo niya nang gamit ang saklay ay hindi pa siya masanay? Maybe he should take his grandmother's advice to accept the guest room in the lower floor. No, he said to himself indignantly. Nawala na nga partially ang independence niya dahil sa aksidente. Ayaw niyang tuluyang ma-disrupt ang daily routine niya. Besides, his room was his comfort zone, his refuge. Ayaw niyang isuko yon. Pakiramdam ng binata ay inabot na siya ng kalahating oras sa pagbaba pa lang ng hagdan. His left ankle was killing him. So was his right arm. Bakit kasi nagpadala pa siya sa panunukso ng mga kaibigan? And why the hell did he agree on that stupid basketball game in the first place? Bukod sa natalo ang team nila, a bad fall had caused him a severe sprain on his left ankle and broke his left arm. Kapag minamalas nga naman. Yaya, tumawag na ho ba ulit si Grandma? Tanong niya sa kasambahay na nadatnan niya sa dining room. Kaagad siya nitong ipinagsali ng kape sa tasa. Ay oo, i-discharge na raw si Ramon ngayong araw. Hinihintay lamang nila yung cardiologist niya para sa final check-up. Baka mamayang hapon, nandito na raw sila. Tahimik siyang humigop ng kape. Tatawagan ka daw nila mamaya. Ganun ho ba? Tumango ito. Gusto mo bang kumain? Sige po. Inihanda na nito ang kanyang almusal. Scrambled eggs, fried bacon and ham, loaf bread and fresh fruits. Pinuno rin itong muli ng kape ang kanyang tasa. Dinampot niya ang tinidor at nagsimulang kumain. Mabuti na lamang at siya ay isang ambidextrous. Kahit hindi niya magamit ang kanang kamay niya dahil nakakast ito mula siko hanggang daliri. Hindi siya nahihirapang kumain kahit gamit niya ang kaliwang kamay niya. Yun nga lang bumagal ang kilos niya at hindi rin niya magawang magmaneho. Kung bakit naman ngayon pa nagkataon na na-stroke si Mang Ramon. Ngayon, kailangan pa niya magpa-advertise para sa isang part-time driver. As if naman makakahanap siya agad. Muling lumapit ang kanyang yaya at inabot sa kanya ang cordless phone. Hello. Claude pare, kamusta ka na? Si Fred yon, best friend at right-hand man niya. At ito rin ang dahilan kung bakit siya napasali sa basketball game na yon na naging dahilan ng pagka-aksidente niya. Oh my God, naka pang magtanong. Asik niya, tumawa ito sa kabilang linya. Kung hindi mo ako niyayang maglaro, hindi ako magkakaganito. Hey, come on, Claude. You know it's just an accident. Hindi ko rin ginustong mangyari sa'yo yun. At saka malay ko bang naninigas at inaamag na yung ugat at muscles mo? At anong gusto mong sabihin? Na matanda na ako? Na hindi ako physically fit maglaro ng isang simpleng basketball game? Well, it looks like that to me. You're a big pain in the butt. Alam mo ba yun? Muling umalingaw-ngaw ang nakakaaliw na tawa nito. Lighten up, Claude. Kaya kami namalas dahil masyado kong seryoso. You've been cooped up in that office of yours. You hardly have any fun. Isang opisina lang ang pinapasukan natin. Baka nakakalimutan mo. Yes, but unlike you, marunong ako mag-relax once in a while. He snorted. Masyadong mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang presidente ng Romualdez Realty. He can't afford to relax. Alam mo pare, what you need is someone who can help you loosen up a bit. Baka nakakalimutan mo na may girlfriend na ako. Si Katya? Hell pare, she's only good at two things, shopping at sex. Tumaas ang kilay ni Claude at amused na ngumiti.
Kung ibang tao siguro ang nagsabi nun ay baka nabulyawan na niya yon. Pero si Fred ay matalik niyang kaibigan. And he had always been straightforward and honest with his opinions. At hindi niya ito masisi kung gano'n ang opinion nito sa nobyo niya. And in a way, ay tama ito. Hindi siya pinakikialaman ni Katya kahit ano pang gawin niya. As long as he also didn't mind her over indulgence in shopping sprees. Kumbaga sa biology, symbiotic ang relationship nila. Nakikinabang ito sa pera niya at naibibigay naman ito ang pangangailangan niya bilang lalaki. At wala rin siyang pakialam kahit may mga balita pang hindi lamang siya ang lalaki sa buhay nito. Open book ito. Bago siya ay ilang lalaki na rin ang nagdaan sa buhay ng dalaga. Flirting was Katya's middle name. I can't believe na tumatagal ka sa babaeng yun. Ikaw na rin ang may sabi, Fred. She's good at two things only. And as long as na walang complications, I'm not gonna break up with her. She's convenient for me. Well, at least, I'm sure that part of your anatomy is still working. He grumbled teasingly. Sira ulo. Humagalpak ito ng tawa. Pagkatapos mahimasmasan, ay naging businesslike na ang tono nito. Iyon ang gusto niya sa kaibigan. Maaaring happy-go-lucky ang binata sa ibang bagay. Ngunit pagdating sa trabaho, ay focused at seryoso ito. Tapos na nga pala yung initial assessment doon sa lupa sa Antipolo. Na-secure na rin natin lahat ng necessary permits to start the construction. We'll schedule the groundbreaking next week. Good. Baka pwede na akong pumasok sa opisina by then. Ikaw ang bahala. Pero kung hindi mo pa kaya, huwag mong pilitin. Anyway, I'll keep you informed naman. I'll be there, Fred. Okay, sige na. Tatawagan na lang kita kapag may bagong developments. Yeah, salamat. The line went dead. At least, umaayon sa lahat ng plano niya ang itatayo nilang hotel sa Antipolo. Life is not that bad after all. Alas 4 ng hapon nang marating nila sa Bell ang malaking mansyon ng mga Romualde sa isang exclusive subdivision sa Parañaque. Halos 2 oras din silang bumiyahe dahil naabutan sila ng traffic sa coastal road. Siya na ang pinagmaneho ni Mang Ramon habang itinuturo nito sa kanya ang daan. Sa awa naman ng Diyos ay nakarating sila roon ng walang aberya. Nang ihinto niya ang kotse sa harap ng malaking pinto ng mansyon, ay mabilis siyang bumaba upang alalayan si Grandma Eve. Nahalata sa mukha nito na kontento ito sa ipinakita niyang kakayahan. Nang alalayan niya si Mang Ramon ay nakangiti rin ito sa kanya. Nag-thumbs up sign pa ito. Nagpahatid muna ito sa apartment na nasa likod ng mansyon. Mang Ramon, ang yaman naman po pala ni Grandma Eve. Makaya ko ho kaya ang trabaho niyo? Alam mo, Zabel, kahit mayaman ang pamilyang yan, mababait silang tao, lalong-lalo na si Evelyn. Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi naman kita pababayaan. Nako, salamat po. Ako ang may malaking utang na loob sa'yo, iha. Hindi na siya kumibo, ngunit namula siya. Siya nga pala, kapag nakilala mo si Claude, medyo pagpasensyahan mo na siya, ha? Claude? Kaisa isang apo ni Evelyn, may pagkasuplado kasi ang batang yon. Lalo ngayon at kagagaling lang sa aksidente. Pero mabait din naman yon. Paliwanag ng matanda. Siya ho ba ang magiging amo ko? Oo. Tumangutang-una lamang si Isabel. Hindi siguro siya mahihirapang pakibagayan ito. Kung gagawin niya ng maayos ang trabaho, ay wala sigurong magiging problema. Pinabalik na siya ni Mang Ramon nang makapasok ito sa apartment. Kinakabahang hinawakan niya ang siradura ng malaking pinto. Nagdalawang isip siya kung papasok. Ngunit sa bandang huli ay nanaig din ang curiosity niya. Sa mga cover lang ng magazine siya nakakakita ng ganito kagandang bahay. Kung kanina ay halos malaglag na ang panga niya pagkakita sa exterior, mas lalo siyang namangha sa karangyaang nabungaran niya sa loob.
The living room alone boasted an elegance in glass. A winding staircase led to the second floor. A grand piano proudly held its place in one corner. Upholstered seat with soft cushion in the middle. Antiques and imported displays adorned the whole room. Halos lumubog ang mumurahin niyang rubber shoes sa carpeted na sahig. Ilang ulit din siyang napawaw habang pinagmamasdan ang kabuuan ng silid. Nang umupo siya sa mahabang sofa, ay halos lumubog ang puwetan niya sa lambot. Nagmistula siyang bata habang nagpatalbog-talbog sa malambot na sofa. Hindi rin niya maiwasang mapahagik-gik. Hindi akalain ni Claude na makakatulog siya habang nagbabasa sa loob ng library. Nang magising siya ay hapon na. Pupungas-pungas na lumabas siya upang itanong sa yaya kung dumating na ang kanyang abuela. Nagtataka siya sa narinig na hagik-gik sa sala. A girlish giggle. Paika-ika siyang lumapit para magulat lamang. Isang batang babae ang nakita niyang nagpatalbog-talbog sa sofa. Paano ito nakapasok dito? Tumikim siya para iparamdam ang kanyang presensya. Biglang tumigil ang bata. Tumayo at saka humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. She was small, probably 5 feet 2 inches in height. Naka-ponytail ang mahabang buhok nito. No wonder he mistook her for a girl. Pero hindi isang bata ang nasa harapan niya. Delicate jaws framed heart-shaped face. She had innocent honey-colored eyes, a perp-top nose and sensual full lips, and a very cute clap on her chin. Humakab sa suot nitong t-shirt ang malulusog at mabibilog nitong dibdib. Na-emphasize din ang suot nitong pantalon ang maliit nitong bewang at malapad na balakang. Nope, she was not a girl, alright. She was a woman. A very beautiful and sexy woman. He felt his body react, more specifically that part of his anatomy na kanina lang ay pinag-uusapan nila ng kaibigang si Fred. Lumakad siya papasok sa maliit na bar upang kunwa ay kumuha ng alak na maiinom. Ngunit ang totoo ay gusto lamang niyang itago ang init na nararamdaman. Sino ka? Did his voice just shake? He cleared his throat and drank the whiskey in one gulp. Nakamata lamang ito, her mouth partly open. He would love to taste that sweet-looking mouth. Sabelle was too overwhelmed to speak. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Nalulunay yata niya ang kanyang dila. Whoever came up with the word gorgeous must have this man in mind. Dahil kahit nakasaklay at nakasling ang isang kamay, ang kaharap niya ay 100%ng pantasya ni Eva. Sinong nagpapasok sa'yo? Nanatili siyang nakatulala. Nagsalubong ang mga kilay nito. Dingi ka ba? Lalong kumunot ang noon nito. Ano ba naman, Isabella? Nakakita ka lang ng gwapo. Nalulun mo na ang dila mo. Look, miss. Kapag hindi ka pa nagsalita dyan, tatawag ako ng gwardiya para palabasin ka. Sa sinabi nito ay tila nagising ang nag-freeze niyang diwa. Suplado. Ang paghangang kanina lang ay nararamdaman sa kaharap ay biglang naglaho. Gwapo nga, nuknu ka naman pala ng sama na ugali. At pinaghihinalaan pa yata siyang trespasser o baka nga magnanakaw pa. Magsasalita na sana siya pero naunahan siya ni Grandma Eve. Oh, Claude! Nakilala mo na pala si Sabel. Umangat ang isang kilay niya. Sabel! May pagdududang tinapunan siya ng pansin ng lalaki. Yes, si Isabella, your new driver. My what? Kulang na lang ay talagang magdikit ang dalawang kilay nito. Claude, iho, stop scowling. Sayang ang gandang lalaki mo kung palagi kang sisimangot. Nakakahiya kay Isabel. Sa halip na sundin ng matanda ay lalo pa itong sumimangot. Nakakaaliw pagmasdan nito, halos umusok na sa galit. Teka muna. Grandma, pwede bang paki-explain ang sinabi mo? Siya ka mo yung bagong driver ko?
Oo, malinaw naman ang pagkakasabi ko. Hindi ba? Anong matanda? But grandma? Tinaasan ito ng kilay ng abuela. Anong problema, Claude? Grandma, hindi mo ba nakikita? She's a... Uli siyang tinitigan nito. Nagahamon ang titig niya nang magtama ang mga mata nila. She's a girl. Nanulis ang nguso niya sa inis. Ayaw nitong pumayag dahil lang babae siya. Ang baba naman ang dahilan. I can see that. Halata naman, di ba? Precisely. Kung bakit hindi ko siya matatanggap na driver ko. Dahil? Parang gusto ng bulyawan ni Claude ang lola. Sa edad na 65 ay matalas pa ang pag-iisip nito at malakas pa ang pangangatawan. Pero kung minsan, pakiramdam niya ay daig pa niya ang nakikipag-usap sa isang may Alzheimer's disease kapag kausap ang abuela. Grandma. He almost groaned in frustration. Sa halip na pansinin siya ay hinarap nito ang dalaga. Sabel, marunong ka bang bumasa, iha? Gumuhit ang pagtataka sa mukha nito. Opo. Marunong ka bang mag-drive? Opo. Meron ka bang driver's license? Nagsalubong ang mga kilay nito. Meron naman po. The old lady smiled with satisfaction. Tsaka ito muling humarap sa kanya. See, she's qualified. I'm sure kung magpapa-advertise ka ng driver sa classified ads, ganyang mga qualification ang hahanapin mo. How about good moral character? Sigurado ka bang papagkakatiwalaan ng babaeng yan? Muli nagtama ang mga mata nila, lips pouting. He could sense the anger in her gaze. Oh, hindi ko ba nasabi sa'yo? Sabel here. Hinawakan ito ang magkabilang balikat ng dalaga. Who was the one who saved Ramon's life? Hindi ko siya gusto, Grandma. Pilit kinokontrol ni Sabel ang sariling sumabay sa usapan ng dalawa. Si Claude ay walang pinakaiba sa mga lalaking naniniwala sa double standards ng lipunan. And she would like to give him a piece of her mind. Wala akong tiwala sa kanya. Dugtong pa nito habang diretso pa ding nakatitig sa kanya. Samantala ay parang baliwala sa matandang babae ang disgusto ni Claude sa kanya. Nagkibit-balikat lamang ito sa sinabi ng apo. Okay, fine. Kung ayaw mo, huwag mo. Anyway, marami naman sigurong sasagot sa ipapalathala mo. Bahagyang lumiwanag ang mukha ng binata. Nalaglag naman ang balikat ni Sabel. But Sabel will stay. Pareho silang napatingin dito. She will be my personal assistant. What? Nag-echo sa buong sala ang nagtatakang tinig ni Claude. Grandma, sigurado ka bang tama ang ginagawa mo? Evelyn raised one eyebrow. Nang maihatid nito si Sabel sa isa sa mga guest room sa itaas ay hindi pumayag si Claude na hindi nila ituloy ang diskusyon tungkol sa dalaga. Gaano mo ba kakilala ang babaeng yun? At mukhang napakalaki ng tiwala mo. I knew enough about her to trust her. Hindi ko na kailangang alamin ang buong istorya ng kanyang buhay para magustuhan ko siya. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. Saan niyo ba napulot ang babaeng yan? Hindi niya naitago ang disgusto sa tono. Claude, ang babaeng yan na tinutukoy mo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kapiling pa natin si Ramon. He scoffed. Naniwala naman kayo kaagad. Baka mamaya, modus operandi lang yan para makuha ang tiwala nyo. Bakit? Mukha bang masamang tao si Isabel? Tanong ni Evelyn na hindi niya direktang sinagot. I'm just being cautious. Alam naman ninyo ang panahon ngayon. Marami nang nagsusulputang masasamang elemento sa lipunan. Yan ba talaga ang dahilan mo? Hindi siya kumibo. Evelyn looked at her brooding grandson sadly. Claude had trouble trusting people at alam ng matanda kung bakit. She had known him as a very trusting kid way back.
Mababa ang loob, mabait at maunawain. When he was 10, nakakita ito ng isang batang kalye na mas bata ang edad kesa sa kanya. Dahil sa awa ay nakiusap ito sa mga magulang na ampunin ang paslit. He had grown to find a little boy treated him like a young brother. Walang kamalay-malay si Claude na ang bata pala ay magiging dahilan ng kamatayan ng mga magulang. Pakawala ito ng isang sindikato na ang trabaho ay ang gumamit ng mga bata upang makapagnakaw sa mga mayayaman. At ang sindikatong yun ang pumatay sa anak at manugang ni Evelyn. Sinuwerteng nakapagtago si Claude, but he witnessed how his parents were killed and it haunted him since then. Nagawa mang magamot ng medisina ang trauma ng bata pagkatapos, hindi naman yun nagawang burahin ang guilt na alam ng matanda hanggang ngayon ay nagpapahirap pa rin sa binata. Alam mo, sometimes I wonder kung paano naging apo kita. You've turned into the worst snob I've ever met. She knew her words cut him deep. The pain showed. At nakaramdam ito ng awa para sa apo. Claude. Lumapit siya sa binata at ginulo ang buhok nito. He had grown into a fine man. Any parent would be proud of. Successful, determined, smart. A shrewd businessman at the age of 30. His adversaries both feared and respected him. Pero gaano man kalakas ang personalidad ng binata, inside, she knew he was broken. Claude, hanggang ngayon ba ay nakikita mo pa rin ang batang yon sa bawat taong nakikilala mo? Why don't you let go of the past? How can I? Kung alam kong kasalanan ko, kaya namatay si na papa. Iho, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala kang kasalanan sa nangyari? You were young and you acted on compassion. Huwag mong pagsisihan ng minsang paggawa ng mabuti sa kapwa. And besides, that boy was a victim too. He was forced to do it. He had no choice. Hindi ito kumibo. Look at you. You're still young and you should enjoy life. Pero napaka-boring ng buhay mo. You seldom go out unless it's regarding business matters. You denying yourself happiness. Grandma, masaya ako sa buhay ko. Really? Hindi halata. Sinadya ni Evelyn na lagyan ng sarkasmo ang tinig. What do you want me to do? He asked in a weary voice. Give yourself a break. Loosen up a bit. And give Zabel a chance. Claude looked at her suspiciously. Teka muna, mukhang hindi ko yata gusto ang tono niyo. She smiled at him wickedly. Grandma, tell me, this isn't another of your matchmaking scheme. Well, Zabel is very pretty, and I saw you how you ogled with her, and I even saw you. Her gaze dropped down to his crotch. Nakita niyang namula ang binata. But no, I'm not pairing her up with you. She's such a nice girl. Hindi siya nababagay sa isang snob na katulad mo. Bakit parang hirap yatang paniwalaan ang sinabi mo? May pagdududa pa rin sa tinig nito. Dahil paranoid ka. Lalong nalukot ang mukha ni Claude. Gusto niya tuloy humagalpak ng tawa. Mukhang tama nga ang hinala niya. I just want you to treat her properly. Remember, she's my personal assistant now. Kaya hands off ka sa kanya. I mean it, Claude. His scowl deepened, which amused her even more. There was more than desire in her grandson's eyes when he saw Zabel. She never saw him look at Katya's that way. Maaaring maaga pa para mag-conclude, pero mukhang ang kanyang bagong empleyada na ang kasagutan sa matagal niya nang ipinagdarasal. Baka ang dalaga na ang makapagpapabago sa kanyang apo. She could sense the goodness in her, the purity of her heart. Maybe she could cure him emotionally. Maybe she could make him whole again. At hindi naman masamang umasa, hindi ba? Maaga pa kinabukasan ay bumangon na si Zabel. Unang araw niya sa trabaho at ayaw niyang mapahiya sa mga amo. Lalong-lalo na kay Claude.
Nang maalala ang gwapong mukha ng binata, ay kaagad nag-init ang kanyang pakiramdam. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganon sa isang lalaki. At isipin pang hindi naman maganda ang ipinakita nito sa kanya kahapon. But still, the attraction was undeniable. Ipinilig niya ang ulo at pagkatapos ayusin ang sarili ay lumabas na siya ng silid. Walang kaingay-ingay sa second floor. Mukhang tulog pa ang binata. Wala rin siyang nadat ng tao sa living room, kaya nagtuloy siya sa kusina. Nadatnan niya roon ang katulong na si Annie at Yaya Midas na naghahanda ng almusal. Kahapon ay ipinakilala siya ni Grandma Eve sa lahat ng kasambahay. Malugod siyang tinanggap ng mga ito. Magandang umaga po. Ngumiti ang dalawa nang makita siya. Oh, Sabel, ang aga mo namang magising. Bati ni Yaya Midas. Nakasanayan ko na din po kasi. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Ako na lang po. Kumuha siya ng isang tasa at nagsali ng kape mula sa coffee maker. At saka naglagay ng asukal at creamer. Pati pala kape ng mayayaman, iba ang lasa. Anya sa sarili habang ninanamnam ang iniinom na brewed coffee. Napansin niya ang niluluto ni Yaya Midas. Baka po kailangan niyo ng tulong. Anya. Nako, hindi na. Kaunti lang naman itong niluluto ko. Iningusu pa nito ang ilang piraso ng hotdog, ham at itlog. Yan po ba ang almusal nila? Tumango ito. Si Claude lang ang kumakain yan. Si Evelyn, kadalasan cereal ang kinakain kapag almusal. Hindi po sila kumakain ng kanin? Marahan itong napatawa sa kainosyentehan niya. Hindi sa almusal, iha. Tumingin ito sa kanya. Eh bakit? Gusto mo ba ng kanin? May natira pa doon sa sinaing kagabi. Gusto mong isangag ko? Nagliwanag ang mukha niya. Pwede ho? Oo naman. Tatapusin ko lang to at pagkatapos ay ipagsasangag kita. Nakangiting pangako ng matanda. Ako na lang po. Marunong kang magluto. Parang hindi makapaniwalang tanong nito. Lumapad ang pagkakangiti niya. Mahilig po ako magluto, tsaka mag-experiment sa kusina. Aba, ay mabuti yan. Bihira na ngayon ang mga babaeng mahilig gumawa sa kusina. Napatawa na lang siya. May natira pa rin pong adobo kagabi, diba? Pwede ko po bang gamitin? Sige lang. Isinalang nito ang itlog sa kawali. Mukhang masarap ang luluto mo ah. Adobo rice po. Sige nga at nang matikman. Sinandok niya ang kaning lamig sa rice cooker. Pagkatapos ay nagdikdik siya ng maraming bawang at hinimay rin ang natirang baboy sa adobo. Tama namang natapos na sa niluluto niya si Yaya Midas. Kaya iniwan na siya nito sa kusina. Kumuha siya ng malinis na kawali at sinimulang mag-isa. At dahil naging ugali niya na, sinasabayan niya ng pagkanta ang pagluluto. Ang unang rehistro sa diwa ni Claude nang pumasok siya sa kusina ay ang amoy ng ginigisang bawang at isang tinig nang hindi mawari kung umaatungal o kumakanta. Kung mabango ang pang-amoy niya sa niluluto nito, ang sakit naman sa eardrums ng tinig nito. At may duda na siya kung kanino ang tinig na yon. Nakatalikod ang dalaga nang makita niya at abala sa kung anong niluluto nito. She was dressed in a simple house dress. Nakapaa, nakalugay ang mahabang buhok na magulo at sinuklay lang yata ng daliri. Yet with only her back to his view, she looked so desirable enough to eat. Pwede mong tigilan mo ng pagganta. Ang sakit sa tenga. Muntik na itong mapatalon sa gulat. At nang humarap ito, with her eyes wide and her lips slightly parted, iba yung kontrol ang ginamit niya upang wag itong sugurin ng yakap at pupugin ng halik.
hindi niya maintindihan ng sarili. There was no question that Sabelle was delectably beautiful. Pero ganun din naman ang ibang mga babaeng nag-ahabol sa kanya. And he had bedded some of them. Pero bakit ganun na lamang ang pang-akit sa kanya ng dalaga? Na ang simpleng presensya pa lamang nito ay sapat na upang pag-initin siya. Hindi na normal yun para sa kanya. At naiinis siya sa sarili. Pasalpak siyang naupo sa stool. Nasaan si Yaya? He said in his coldest tone. Lumabas lang siya. May kailangan ka ba? Paingin ng kape. San ba pinaglihi ang taong ito at nuknu ko ng sungit? Naiinis na wika ni Sabelle sa sarili. Nanggigigil na kumuha siya ng isang tasa at nagsali ng kape at pagkatapos ay inabot niya dito. Walang imik na ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Nasaan ang sugar and cream? Muli niyang nilingo ng binata. Nakaupo ito sa stool na nasa mahabang counter. Ayun sa dulo! Turo niya sa bandang dulo nun. Ako pa ang kukuha? Asik nito. Abay natural, ikaw kaya ang mas malapit. Alangan namang lumapit ang mga yan ng mag-isa. Tinitigan siya nito ng masama. Hindi mo ba nakikitang nakabenda ang paa ko? At saka sino ba ang amo? Sarkastikong tanong nito. Hindi na lamang siya umimik at kinuha ang hinihingi nito. Padabog niya itong inilapag sa harap ng lalaki. Baka gusto mong ako pa ang maglagay dyan sa tasa mo. Nagahamon din ang tinig niya. Bali walang binuksan lang nito ang garapon at hindi siya pinansin. Inirapan niya ang binata at saka binalikan ang niluluto. Mainit na ang kanin kaya pinatay niya na ang apoy. Kumuha siya ng spring onions at ginayat yon ng pino at saka ibinudbod sa sinangag. Sinangag ba yan? Tinapay lang kinakain ko sa umaga. Sino pang may sabing sa'yo to? Naroon ang almusal mo sa dining room. Mataray na sagot niya. Narinig niya ang marahas na pagbagsak ng tasa sa platito. Teka nga muna, ano bang problema mo? Lumingon siya. Dahan-dahang tumayo ang binata. Parang gusto siyang takutin sa taas nito. Pero nanggigigil na rin siya. Kaya wala siyang pakialam kung mukha itong kapre sa laki. Ako, wala akong problema. Baka ikaw meron. His lips pursed into a thin line. For your information, ako lang naman ang amo sa pamamahay na to. Wala kang kailangan gawin kundi ang sumunod lang sa ipinag-uutos ko. You have no rights to go against my will. Maliwanag ba? O baka naman kailangan ko pang tagalugin para lang maintindihan mo? Arrogant brute! Anong akala nito sa kanya? Bobo? For your information din, panggagaya niya sa tono nito. Ikaw nga ang amo sa bahay na to, pero hindi ikaw ang amo ko, kundi ang lola mo. Kaya hindi ko obligasyong sumunod sa'yo. At wala ka rin karapatang utusan ako dahil hindi naman ako katulong dito. Ngayon, kung may problema ka, kausapin mo na lang ang lola mo. And don't underestimate my intellect, Mr. Romualdez, aka Mr. Sungit. Hindi lang ikaw ang nakakaintindi ng Ingles. Inismiran niya ito at saka tinalikuran. Kumuha siya ng isang plato at sumandok ng kanin. Naupo siya sa dulo at saka kumain. Kasi hodang panoorin siya ng binata. Kung hindi siya makatiis sa pagmamukha ko, edi lumayas siya sa harapan ko. Naisip niya, nawaring narinig nito dahil paika-ika itong lumabas ng kusina. Matapos kumain at mahugasan ang pinagkainan ay pinasya ni Sabelle na lumabas muna ng mansyon. Mabuti na lamang at hindi naapektuhan ng inkwentro nila ni Claude ang appetite niya. Nilakad niya ang simentadong daan papunta sa tinutuluyang apartment ni Mang Ramon. Napangiti siya nang makitang nasa labas ang matanda at nagpapaaraw. Mang Ramon! Bati niya sa driver at sinuklian naman ito ng ngiti. Ikaw pala, Sabelle. Kumusta na ho ang pakiramdam niyo? Kumain na ho ba kayo?
Maayos na ako. Dinalhan na rin ako ng pagkain ni Midas kanina. Ikaw, kamusta ka naman dyan? Malungkot siyang napabuntong hininga at umupo sa tabi nito. Mukha hong uuwi na din ako mamaya sa amin. Ha? Abay, bakit naman? Hindi ho kasi ako tinanggap ni Sir Claude bilang driver niya. Ayaw ho niya sa akin. Anong sabi ni Evelyn? Okay lang naman daw po na hindi ako tanggapin ni Sir Claude. Kinuha na lamang niya ako bilang personal assistant niya. Ayun naman pala. Ano itong sinasabi mo na uuwi ka? Kasi po, nagdadalawang isip siya kung sasabihin dito ang nangyari sa kanila ng binatang amo kanina. Mang Ramon, talaga ho bang sobrang isnabero yung si Sir Claude? Tumaas ang isang kilay nito at tinignan siya ng matalim. Bakit? Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Nagtataka lang ho kasi ako. Parang galit na galit siya sa akin. Samantalang wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ganon ba? Narinig niyang bumuntong hininga ang matanda. Alam mo, Sabel, wala ako sa kalagayan para ipagtapat sa'yo ang nalalaman ko. Pero ito lang ang masasabi ko. Hindi galit sa'yo si Claude. Hirap lang talaga siyang magtiwala kaagad sa isang tao. Kung ano man ang ipinapakita niya sa'yo, ako na ang humihingi ng dispensa. Pero wag mong gawing rason yun para umalis. Sayang ang pagkakataon. Sa bagay, tama ho kayo. Kaya lang po, parang di ko naman kayang magtrabaho nang may kagalit akong tao. Huwag mo na lang pansinin ang batang yon. Pasasaan ba ay makukuha mo rin ang loob niya? Kahit hindi na. Basta ba, lubayan na lang niya ako. Hindi na lamang niya isinatinig ang mga nasa isip. Makapananghalian nang ipinatawag siya ni Grandma Eve. Wala naman itong ipinagawa sa kanya, kundi nakipagkwentuhan lang. Ang sabi ni Mida sa akin, nagkasagutan daw kayo ni Claude kanina. Anito? Kinabahan siya at naging alumpihit sa kinauupuan. Eh, kasi po, kung tatanggalin siya nito ngayon sa trabaho, dahil binastos niya ang apo nito, ay wala siyang magagawa. You don't have to explain, Iha. Nakatawag ng pansin niya ang pagkaaliw sa tinig nito. Di yata at natutuwa pa ito sa pag-aaway nila ng sarili nitong apo. Alam mo, Sabel, hindi naman talaga ganyan si Claude. Well, aminado ako na suplado siya. Pero never pang pumatol yan sa isang babae. Lalo na sa isang magandang babae. Teka, parang di ko yata gusto ang tono ng matandang to. You must have done something to him. Kaya ganun na lamang ang reaksyon niya sa'yo. Pero wala po akong ginawa sa kanya. Hindi ko ho papatulan ng apo niyo. Ang laki kaya nung tao. Pagtatanggol niya sa sarili. Napupungis niya sito. Hindi pisikal ang ibig kong sabihin. Hindi ko po kayo maintindihan. Maybe you've aroused something in him. Ha? Hindi pa rin niya gets ang sinasabi nito. Isabella. Ginagap nito ang isang kamay niya. Sa tingin ko, may gusto sa'yo ang apo ko. Ho? Huh? Tikna siyang malaglag sa sofa. May gusto sa akin si Claude? Parang gusto niyang humagalpak ng tawa nang sabihin niyo ni Grandma Eve. Siya? Magugustuhan ni Claude? Ikulang na nga lang ay ihagi siya nito palabas ng mansyon. Pero posible rin naman na tama ito. At kung magkaganon nga, posible rin kayang may gusto rin siya rito. At pareho lamang nilang tinatakpan ng kunwaring disgusto ang tunay na nararamdaman. May hatid na kilig sa kanya ang ideyang yon. Hindi sinasadyang sumagi sa isip niya ang itsura nito. Even with the scowl permanent on his face, he looked dangerously handsome. At lalo pang dumagdag sa mapanganib na aura nito ang taas at built ng katawan nito.
Claude has overflowing sex appeal. Ngunit hindi pisikal na panganib ang nararamdaman niya kay Claude. No, he was more of a threat to one's heart. Lalo pa kung nagising na nito ang natutulog na damdamin sa pusong yon. Bumukas ang pinto sa isang silid. Nagulat siya nang biglang lumabas doon ang binata. And again, he frowned when their eyes met. What would it take for her to erase that frown and soften his features? The answer came quickly. Kaagad ang pagapang ng init sa kanyang mukha. Walang salitang pumasok siya sa sariling silid. Hindi na nag-abala pang tapunan muli ng tingin ang nakatulalang binata. May bisita sila ng araw na yon, sabi ni Annie. Katya raw ang pangalan nito at nobya ni Claude. Akalain mo nga naman, may nakakapagtyaga pa pala sa ugali ng supladong yun. Si Sabel na ang nagpesintang ihatid ang merienda ng dalawa sa gazebo. Dahil mukhang wala isa man kinayaya Midas at Annie ang gustong lumapit sa dalaga. Masama raw kasi ang ugali nito at mahilig pang mambastos. Malayo pa siya ay narinig niya na ang matinis na halakhak ng isang babae. At nang makalapit siya ay nakita niya ito na animosawa na nakapulupot kay Claude. Ang isang kamay nito ay nakapulupot sa bewang ng binata, habang ang isa ay nakakapit naman sa batok nito. Their faces were almost touching at hindi na siya nagtataka kung makikitang naghahalikan ng dalawa. Huh? Ano naman ang pakialam niya? Kung ano man ang gawin ng mga ito? Yet she could not ignore the stabbing pain in her heart. Padabog niyang ibinaba ang tray ng merienda. Naghiwalay naman ang mukha ng mga ito. Pero nanatiling nakayakap si Katya sa binata. Heto na ang merienda niyo. Anya. Claude was staring at her with a teasing smile on his lips. Inirapan niya ang binata at saka umalis. Pupunta siya sa garahe. Kahapon ay may nakita siyang isang nakatabing na Ford pickup na ayon kay Mang Ramon ay dating sasakyan raw ni Claude. Hindi na ito ipinagawa ng masira at pinalitan na lang ng bago. Nagpaalam siya sa matanda kung maaari niyang tignan ang makina noon. Napangiti siya nang maalala ang pagkagulat nito nang malamang dati siyang mekaniko sa isang talyer. Marunong kang gumawa ng sasakyan? Ngumisi siya. Nagtatrabaho ho ako sa talyer. Ikaw? Sa itsura mong yan? Napatawa siya sa gulat nang makita niya ang mukha ng matanda. Nako, Mang Ramon, ganyan-ganyan din ang reaksyon ng nanay-nanayan ko nang mahuli akong gumagawa sa ilalim ng kotse. Kasi naman, kay ganda mong bata eh, panlalaking trabaho ang ginagawa mo. Wala ho akong magagawa eh. Iyan ho ang available na pagkakakitaan. Kung sa bagay, kaya lang, hindi talaga bagay sa itsura mo. So, pwede ko pang i-check yung sirang pick-up? Bahala ka. Hindi naman siguro magagalit si Claude. Tsaka hindi naman niya ginagamit yun. Kaya ngayon, heto siya. Parang batang pinagkiskis pa ang mga palad habang tinititigan ang kaloob-looban ng sasakyan. Talaga bang mahilig kang makialam sa lahat ng bagay? Dahil nagulat sa hindi inaasahang pagsulpot ni Claude, ay biglang nag-angat ang ulo si Isabel. Malakas ang pagkakauntog niya sa nakataas na hood ng pickup. She groaned in pain. Napigla ang binata sa nangyari. Isabel! Hinawi nito ang kamay niyang minamasahe niya sa ulo. I'm sorry. I didn't mean to startle you. Ano masakit sa'yo? Puno ng pag-aalala ang tinig nito. Hindi siya sumagot. Let's go. Hinawakan siya nito at halos kaladgarin na. Teka! Kailangan malagyan ng yelo ang ulo mo. Baka nabukulan ka na. Hindi nito binitawan ang kanyang kamay. His fingers grasp her wrist gently. Maaari siyang magpumiglas pero siya na rin ang pumigil sa sarili. Bukod sa hindi pa masyadong magaling ang paa nito, eh baka matumba ito.
Gusto niya ang pakiramdam ng mga daliri nito sa kanyang balat. They went straight to the kitchen. Pinaupo siya nito sa stool habang kinukuha nito ang cold pack sa freezer. Kaagad nitong inilapat yun sa ulo niya. She winced. Masakit ba? Bakit sa pandinig niya ay umaawit ang tinig nito? She could not speak, kaya umiling na lang siya. Patuloy lang ito sa pagmasahe sa ulo niya gamit ang cold pack. Nagsisimula na siyang mailang. She was too close. She could smell his aftershave at ang init na sumisingaw sa katawan nito ay tila lumulukob na sa kanyang buong pagkatao. Ako na lang. She reached for the cold pack. Her fingers brushed against his. The friction made her look into his eyes. Ilang segundo ring nagtama ang mga mata nila. Then his gaze went down to her lips. Pakiramdam niya ay nanuyo ang mga labi sa ginagawa nito. Nakagat niya ang kanyang labi at nakita niyang gumalaw ang Adam's apple nito. Narito ka lang pala. Kapwa sila napapiksi sa pagbungad ni Katya. Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Mataktika namang naglagay ng distansya sa pagitan nila ang binata. Sino ba siya, Claude? At bakit iniwan mo akong mag-isa para lang sa kanya? Katya, I'd like you to meet Isabella. Pakilala ng lalaki sa kanya. Personal assistant siya ni Grandma. Katya eyed her with obvious dislike. Hindi niya pinansin ang naguuring titig nito. Sa halip ay patay-mali siya rin niyang inobserbahan nito. Mas matangkad dito sa kanya. Maputi. Makinis ang kutis. Pero sobra ang tangos ng ilong. Ang mga labi nito ay parang kay Angelina Jolie. Duda siya kung natural ang fullness nun. Duda rin siya kung tunay ang perpektong pagkakaarko ng kilay nito. Pati ang dibdib. Bilog na bilog. Pero parang hindi gumagalaw. Sa bigla ang tingin, she was perfect. Too perfect. Malamang sa malamang, suki ito ng mga dermatologist at cosmetic surgeons. Ngaling-ngaling, humagalpak siya ng tawa. Personal assistant? Bakit naman kumuha pa ng PA ang lola mo? Dahil gusto ko. Came Grandma Eve's commanding voice. Oh my God, Sabel, what happened to you? Bulalas nito nang makita ang cold pack na nakadikit pa rin sa ulo niya. Si Claude ang sumagot. Nauntog siya sa hood ng pickup. Kung hindi mo sana ako ginulat, hindi ako mauuntog. Iritadong sumbat niya sa binata. Claude, pumapayag kang sagutin ka ng pabalang ng isang hamak na tauhan lang? React ni Katya. Ano naman ang masama sa pangangatwiran, iha? Si Grandma Eve ulit ang nagsalita. Nakangiti ito ngunit diretso itong nakatingin sa nobyo ng apo. Sa pagkakaalam ko, wala pa namang nagde-declare ng martial law dito sa pamamahay ko. So everyone still free to speak his or her mind, kahit ano pa ang posisyon nila. Grandma Eve's was sweet and not insulting. Pero sa pumumula ng mukha ni Katya ay halatang na insulto ito. Claude, pwede bang ihatid mo na ako? Gusto ko nang umuwi. Tanging nasabi nito, hindi man lang ito nagpaalam sa matanda. Basta na lamang itong tumalikod at nagmarcha palabas. Wala namang nagawa ang boyfriend nito, kundi ang sumunod. Nang mawala ang dalawa ay nagkatinginan sila ni Grandma Eve. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ni Claude sa babaeng yun. She's a bitch. Unti-unting nagkahugis ang ngiti sa kanilang mga labi, hanggang sa ang mga ngiti ay nauwi sa malutong na halakak. Teary-eyed na si Sabel sa kakatawa. Tawang-tawa talaga siya. Hindi lang dahil nailagay niya sa dapat nakalagyan si Katya. Nakakatuwang malaman na hindi lang pala siya ang umaayaw sa nobya ni Claude. Kinabukasan ay isang hindi inaasahang bisita ang gumulat kay Sabel. Glenn? Bungad niya. Hi, Sabel. Kaagad tinakmo ni Sabel ang nakangiting binata. Hindi niya na pinigilan ang sariling yakapin nito
at iyon ang tagpong nadatna ni Claude. Isang lagabog ang gumulat sa dalawa. Sinadyang ilaglag ni Claude ang hawak na saklay para maghiwalay ang dalawa. Mainit ang ulo niya. Hindi nga lang niya tiyak kung dahil nag-away sila ni Katya o dahil nahuli niyang may kayakap na lalaki si Isabel. Basta, mainit ang ulo niya. Claude! Alanganin ang ngiti ng dalaga sa kanya. Si Glenn nga pala, kaibigan ko. Pakilala nito sa katabing lalaki na kaagad namang naglahad ng kamay. Kamusta ka, pare? Tinitigan lamang niya ito, walang imik na umupo siya sa pang-isahang sofa at binuklat ang nakapatong na dyaryo sa mesa. Nakasimangot pa rin siya. Glenn, mabuti pa. Doon na lang tayo sa garden. Mukhang masama ang ihip ng hangin dito. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang hinila ni Isabel ang kaibigan palabas. Halos lamusukin niya ang hawak. Padabog siyang lumayo at pasigaw na tinawag ang yaya. This was definitely not a good day for him. Halos 30 minutos ding nag-usap ang dalawa sa garden. Alam niya dahil panay ang tingin niya sa wall clock at sa labas ng bintana kung saan tanaw niyang nakaupo ang dalawa sa garden set. They were seated very close. Panay ang bulong ni Glenn sa dalaga at panay naman ang hagik-gik at hampas ni Isabel sa braso ng kausap. And he had to admit that the man was good-looking at bagay ito sa dalaga. At hindi niya iyon ikinatuwa. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa ay panay naman ang tungga niya ng alak. Naalerto siya nang tumayo ang mga ito. Sumunod niyang nakita ay nang ihatid ni Isabel ang kaibigan palabas ng gate. Lumakad siya palapit sa pinto at inabangan ang pagpasok ng dalaga. Umalis na ba ang boyfriend mo? Manghang tumitig ito sa kanya. Hindi ko boyfriend si Glenn. He sneered. Bumalik siya sa bar at nagsalin ulit ng alak sa baso. Ang aga-aga. Alak ang iniinom mo. Bakit ka ba naglalasing? Tanong nito. Sa halip na sagutin ay iba ang namutawi sa bibig niya. So ulitin. Sa labas kayo magkita ng boyfriend mo. Hindi ko sabi boyfriend si Glenn. Whatever. Basta ayoko nang makita ang pagmumukha niya dito. Ayokong binababoy ang pamamahay ko. Nagpanting ang mga tenga ni Isabel. Ano ang karapatan ng lalaking ito para bastusin siya? Binababoy? Ulit niya sa sinabi ng binata. Hoy Claude! Hindi porket empleyado lang ako dito. May karapatan ka nang bastusin ako at ang bisita ko. Lumikha ng malakas na ingay nang marahas nitong ilapag ang hawak na baso sa bar. Wala akong pakialam kung nababastusan ka sa sinabi ko. Batas ko ang masusunod dito at ayokong kung sino-sino ang pinapapasok dito sa mansyon nang hindi ko nalalaman. Ngayon, kung hindi ka sang-ayon sa akin, malawag ang pinto sa pag-alis mo. Malakas na boses na sabi nito. Ibang tao rin naman si Katya, pero pumapasok siya dito. Girlfriend ko, si Katya. Sigaw nito. Kaibigan ko si Glenn. Balik sigaw niya. Naningkit ang mga mata ng binata sa galit. Pero hindi na rin napigilan ni Isabel ang bumangong inis. Kung may punto ka sa gusto mong iparating, magsalita ka ng maayos. Hindi yung parang hindi ka marunong ng good manners. Pag-aari mo nga ang pamamahay na to, pero hindi ang mga tao rito. Kaya wala ka pa rin karapatan na tratuhin akong parang basahan. Claude, bakit ka ba ganyan? Naiiyak na siya sa galit. Bakit kasi ganito kasama ang ugali nito? Ano ba ang ikinagagalit niya kay Glenn? Nang bigla ay naalala niya ang minsang sinabi ni Grandma Eve sa kanya. Magtapat ka nga sa akin? Nagsiselos ka ba kay Glenn? He was surprised for a minute and then he laughed. Ako? Magsiselos? Nagpapatawa ka ba? She glared at him. Are you insinuating na may gusto ko sa'yo? Ha? Isabel? Wala ba?
Lumapit ang binata hanggang sa halos magkadikit na ang katawan nila. Ang line of vision niya ay natatapat sa mga labi nito. She had to tilt her head to look at his eyes. Ito ang tandaan mo, Sabel. Alisin mo sa isip mo na may gusto ako sa'yo. Dahil hinding-hindi mangyayari yun. Not even in your dreams. He mocked. Hindi siya nagpatalo. She tiptoed until her lips almost leveled with his. Sabihin mo rin yan sa sarili mo. She drawled sexily. Napalunok ito bigla. Wala sa sariling bumaba ang mukha nito upang akma siyang halikan. Bigla siyang lumayo. Nang uuyam ang ngiting iniwan niya sa binata. Wala palang gusto ha. Maganda ang mood ni Sabel noong araw na yon. Bukod sa naibigay na sa kanya ang kanyang sahod, kahit pa wala talaga siyang kinagawa. Nadalaw na rin niya ang kanyang nanay Lou at tuwang-tuwa ito sa mga pasalubong niya. Wala namang gaanong nagbago pagbalik niya sa mansyon. Masungit pa rin at palaging nakasimangot si Claude. Napansin nga lang niyang mas madalas ang pagdalaw roon ni Katya. At kulang na lang ay itali nito ang sarili sa katawan ng binata. At hindi niya alam kung sinasadya nitong ipakita ang pagiging extra sweet sa nobyo kapag nasa malapit lang siya. Inaamin niyang apektado siya. Ngunit alam naman niya na wala siyang magagawa. Pinilit na lamang niyang baliwalain ang pinong kirot sa dibdib. Mabuti na lamang ay naroon si Glenn. Ilang ulit din siyang inimbitahan itong kumain sa labas. Dahil malapit lang ang boarding house nito sa subdivision nila. At nang minsang magpaalam siya kay Grandma Eve, ay naroon din si Claude. Bigla itong nag-walk out. Nang payagan siya ng matanda. She smiled to herself. Kung nagsiselos man ito, ay hindi niya tiyak. Ayaw na niyang bigyan ng ibang kahulugan ng kinikilos nito. Dahil baka nagkakamali lang siya. Minabuti niyang wag na lamang masyadong ituon ng pansin sa inaasal ng binata. Naayos na rin niya ang pickup. Wala namang grabing sira ang makina. Kailangan lang palitan ng alternator at lagyan ng bagong battery. Medyo putpud na rin ang casket ng radiator. Kaya madali nang mag-overheat. Nang sabihin niya yon kay Grandma Eve ay agad siya nitong binigyan ng pera para bilhin ang lahat ng kailangan. Hi! Ang mayayaman nga naman. Palibhasa, kayang bumili ng bagong sasakyan. Kaya hindi na nag-abala pang ipagawa ang luma. Anyway, magagamit nang muli ang pickup ngayon. Thanks to me! At ngayon, may bago siyang project. Bitbit ang isang mahabang hagdan na nakita niya sa garahe. Ilang roof tiles at pry bars. Pumunta siya sa kanang bahagi ng mansyon. Sa gawin ng malaking puno ng mangga. Noong isang linggo pa niya napansin na may piraso ng roof tile na sumabit sa alulod. Ang kwento ni Yaya Midas ay nabali raw ang isang sanga ng malaking puno at tumama sa bubong noong nagdaang bagyo. Maaaring may ilang tiles na nabasag at kailangang palitan. Hindi aabot ang hagdan hanggang sa pinakabubong. Ngunit kung doon siya manggagaling sa second floor terrace, ay makakaakyat siya ng walang kahirap-hirap. But first, kailangan muna niyang umakyat sa terrace. Isinandal niya ang hagdan at sinubukan kung stable na yon bago umakyat. Nang nasa terrace na siya ay hinila niya ito pataas. Humihil na siya bago pa maisampa ang hagdan. Her adrenaline pumping, lalo siyang kinaganahan sa ginagawa. Ipinawestin niyang muli ang hagdan. Ang isang dulo ay nakasandal sa base ng simentadong railing at ang kabila naman ay isinandal niya sa gilid ng bubong. Muli, sinubukan niya ang stability noon bago umakyat. With a grin on her face, she started to climb up. Abala sa pag-uusap ang magkaibigang Fred at Claude, naroon sila sa harapang bahagi ng garden. Kailangan palang i-move ang schedule ng groundbreaking. May ilang concern kasi yung isang environmental group. But I took care of it already. Napaliwanagan na namin sila na wala tayong babaguhin sa original terrain. Good. So wala na tayong problema. So far, wala na. Kaya tuloy-tuloy na talaga tayo sa Sunday. Okay. Tamang-tama. Dahil sa makalawa,
tatanggalin ang benda sa pako. Pwede na akong bumalik ulit sa trabaho. Are you sure? Hindi sinasadyang napatingala ito. Wow! Biglang napatingin si Fred. Nanlaki ang mga mata nito. Pare, tao ba yung nasa bubong nyo? Kunot noong tiningala niya ang tinitignan nito. May tao nga. At kilalang kilala niya ang figurang yun. Sabel? Bumilis ang tibok ng puso niya. For the second time in his life, muli siyang nakaramdam ng takot. Same fear he felt 20 years ago, the night his parents were killed. Tumayo siya at tinakbo ang tapat ng kinalalagyan nito. Hindi alintana ang kirot ng nakabendang paa. Nakasunod naman agad si Fred. Sabel! Sabel! Sigaw niya. Tumakwang ang dalaga mula sa kinauupuan and he almost lost his breath. Paano kung madulas ito at mahulog? Hindi biro ang taas ng kinalalagyan nito. Get down here! Umiling lang ito at ipinakita pa ang isang roof tile. Bumaba ka nga rito! Halos maglabasa ng litid niya sa leeg. Sigaw siya ng sigaw at pinapababa si Isabella. Unconsciously, nagdarasal na pala siya. Nakita niyang nagkamot ng ulo ang dalaga. Makalipas ng ilang segundo ay tumayo ito at lumakad sa gawi kung saan nakasandal ang hagdan na ginamit nito. Slowly, she climbed down. Halos hindi siya humihinga habang tinitignan nito. Nang nasa terrace na ay bubuhatin sana nitong muli ang hagdan. Leave that ladder. Bumaba ka dito. Nagkibit-balikat lamang ito at pumasok sa loob. Nagulat ang dalaga sa pagsigaw-sigaw ni Claude. Bakit ba? Bakit? Tinatanong mo ko kung bakit? God, nasaan ba ang utak ng babaeng to? Frustrated na naisuklay na lamang niya ang mga daliri sa buhok. Ano bang ikinagagalit mo? Papalitan ko lang naman yung mga nabasag na roof tile sa bubong. Sasagot na sana ito nang biglang lumitaw si Grandma Eve. Claude, ano bang nangyayari? Hanggang sa itaas ay dinig ang boses mo. Bakit ka naman nagagalit? Tanong nito, naniningkit ang mga matang bumaling si Claude sa abuela. Ayan, itanong ninyo dyan sa magaling niyong assistant. Nalilitong binalingan nito ang dalaga. Eh, umakyat po kasi ako sa bubong. Papalitan ko po sana yung nasirang roof tiles. She answered meekly. Diyos mio, ano ka bang bata ka? Hindik na sabi nito. See? He sneered. Hindi pa rin nawawala ang takot niya. Iyon marahil ang dahilan kaya galit na galit pa rin siya. First, pinakailaman mo ang pick-up ko. Ngayon naman, umakyat ka sa bubong para palitan ng roof tiles. Ano ba ang gusto mong palabasin? Sandaling nag-isip ang dalaga bago nakangiwing sumagot. Na maraming sira ang bahay mo? Fred burst out laughing. Tinapunan niya ito ng masamang tingin. Ano ba kasi ang masama sa ginagawa ko? I had to do it. Kapag umulan ay papasok ang tubig at mababasa ang kisame at... Wala akong pakialam. Hindi na siya nakapagpigil at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Gusto niya itong yugyugin. Hindi ka ba nag-iisip? Delikado ang ginawa mo. Paano kung nadulas ka at nahulog? You could end up paralyzed or worse dead. Naisip mo ba yun? Alam ko ang ginagawa ko. Nag-iingat ako. At may gana ka pang mga tuwiran. Wala ka talagang utak. But... Napipiko na rin si Sabel. Sumusobra ka na. No. Dinuro pa ng lalaki ang mukha ng dalaga. Ikaw ang sumusobra. Alam mo bang mangyayari kung maaksidente ka? Magtatanong ang pamilya mo. Aakalain nilang pinapabayaan ka namin. Malalagay sa kahihiyan ang pangalan ni Grandma. Hindi nakaimik si Sabel. Hindi nga naman niya naisip yon. Pero wala namang masamang nangyari sa kanya. Palibhasa, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Masyado kang bilib sa sarili mo. Hindi mo iniisip ang ibang tao. You're one selfish bitch. Claude! Saway ni Grandma Eve. Asiwang tumahimik si Fred. Pero hindi yon pansin ni Claude. Nakatitig pa rin ito
sa kanya. Nanginig ang buong katawan ni Isabel. She was too shocked to speak. At nagsisimula na ring mag-ulap ang paningin niya. It was too much. Ganun ba kababa ang tingin nito sa kanya? Patakbo siyang bumalik sa itaas ng bahay bago pa tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi niya napinansin ang pagtawag ni Grandma Eve sa kanya. Pumasok siya sa sariling silid at kinuha ang sports bag na pinaglagyan ng kanyang mga gamit. Aalis na siya rito. Wala nang dahilan para manatili siya sa bahay na yon. Hindi pa man niya naisisilid ang mga damit sa bag ay nakarinig na siya ng katok at ang tinig ni Grandma Eve. Isabella! Mahinang tawag nito nang pumasok sa kwarto. Bakit ka nag-iimpake? Aalis ka na ba? Tumigil siya sa ginagawa at umupo sa gilid ng kama. Panay ang kanyang hikbi. Umupo ito sa tabi niya. Isabel, iha! Ginagap nito ang isang kamay niya. Lalo namang tumulo ang kanyang luha. I'm sorry po. Hindi ko naman po gusto na mag-alala kayo. Hindi mo naman kailangan humingi ng sorry. Hindi naman ako galit sa'yo. At hindi mo rin kailangang umalis. Pero si Claude po, galit na galit siya. The old woman sighed. I know. At ako ang humihingi ng dispensa sa lahat ng sinabi niya. Muli siyang sumingot. Tama naman po siya. Hindi talaga ako nag-iisip. Baka sarili ako. Isabel. Inakbayan siya ng matanda. She rested her head on her shoulder. Alam mo, minsan, nakakapagsalita si Claude ng hindi dapat. Nang hindi sinasadya dahil nadaldala siya ng kanyang emosyon. Galit siya dahil natakot siya kanina. Natakot siya sa maaaring mangyari sa'yo. Ho? Puno ng pagtatakang tumitig siya sa matanda. Naalala mo ba ang sinabi ko noon sa'yo? Natingin ko ay may gusto sa'yo ang apo ko. She just nodded. Well, tama ang hinala ko. And the incident downstairs proved it. Grandma Eve! She let out a nervous chuckle. Nagkakamali ho kayo. Hindi niyo ho ba nakita na halos araw-araw kaming nag-aaway? Iyon ay dahil ayaw niyang i-entertain ang nararamdaman niya sa'yo. Believe me, Isabel, kilala ko ang apo ko. Kung wala siyang gusto sa'yo, hindi ka niya papansinin kahit ano pang gawin mo. He feels something for you. Something special. Something too personal. At yun ang ikinatatakot niya. Claude finds it too hard to trust people. Much more love them. Pero kung takot ho siya magmahal ng ibang tao, bakit ho may girlfriend siya? Do you honestly think na mahal nga ni Claude si Katya? Isang marahang iling ang isinagot niya. Naguguluhan po ako. Muling ginagap ng matanda ang palad niya. She smiled sadly. Alam ko na hindi maganda ang pagkakakilala mo sa apo ko. And considering the way he treats you, hindi kita masisisi. Pero marami ka pang hindi alam, Isabel. And I think it's time na malaman mo ang lahat. Sa mga sumunod na minuto ay inilahad nito sa kanya ang nangyaring krimen na bumago sa pagkatao ng binata. That single act of compassion cost him his parents' lives. That's why he doesn't want to feel anything deeper for anyone anymore. Takot na siyang magpadala sa damdamin niya. Takot na siyang maulit ang nangyari noon. Pero hindi naman ho niya kasalanan ang nangyari. He was 10 years old when it happened. Paano mo yun ipapaniwala sa kanya? Grandma Eve was right. Na-imagine niya ang batang Claude na takot na takot. And her heart went out with a need to comfort that 10-year-old boy who just lost his parents because of someone he trusted. May itatanong ako sa'yo, Isabel. At sana ay sagutin mo ko ng tapat. Ano po yun? Mahal mo ba ang apo ko? Hindi na siya nabigla. Somehow, may hinala na siyang iyon ang itatanong nito. Hindi ko po alam kung pagmamahal nga ang nararamdaman ko.
And I don't even know what it feels like to be in love. Pero aaminin ko po na attracted ako sa apo niyo. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para aminin yon. Nakaramdam siya ng hiya. That's what I thought. Pero hindi na po siguro mahalaga kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya, Grandma Eve. Humarap siya sa matanda. Aalis na po ako dito. Iyan ba talaga ang gusto mong gawin? Ang umalis dito at pabayaan siya. Gusto niyang sumagot ng oo. Dahil yun ang pinakamabuting paraan para bumalik sa dati ang lahat. Pero tumutol ang puso niya. Hindi niya na maintindihan ang sarili. Nagdadalawang isip ka? Hindi iyon isang tanong. At ang pagtanto niya ay pagkumpirma lang ng tunay niyang nararamdaman. Huwag kang umalis, Abel. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Pero hindi mo ba ipinagtatakang nananatili ka dito ngayon? Gayong hindi ko naman talaga kailangan ng personal assistant. Yun pa nga ang matagal niya nang gustong itanong dito. Noong araw na nakilala kita sa ospital at nalaman kong ikaw ang nagligtas kay Ramon, naalala ko kaagad si Claude. Malakas ang paniniwala ko na ikaw ang makakapagpabago sa kanya. He could use your help and a dose of your attitude. You're like a child, Sabel. So trusting. Walang nakikitang negatibo sa mundo. And yet, there is strength in you. A determined spirit na hindi magpapatalo ilang ulit man siyang subukan ng kapalaran. Masyado pong mataas ang expectation niyo sa akin. Paano po kung mabigo ko kayo? Paano kung lalo ko lang masaktan ng apo niyo? You will never do that to someone you love. Bakit parang siguradong sigurado ito na mahal nga niya si Claude? Posible bang sumibol ka agad ang pag-ibig sa sandaling panahon lamang? Please, just try, Sabel. Wala na siyang magawa kundi ang sumang-ayon. Madilim na ang buong kabahayan nang bumaba siya upang uminom ng tubig. Tulog na ang lahat, marahil pati na rin ang binata. Samantalang siya ay hindi dalawin ng antok. Laman ang isip niya ang lahat ng pinag-usapan nila kanina ni Grandma Eve. Pagpasok niya ng kusina ay muntik na siyang mapasigaw. Naroon si Claude at umiinom ng beer. Bigla siyang naistatwa sa kinatatayuan. Hindi rin niya magawang magsalita. Bakit gising ka pa? Mahinang tanong nito na bumasag sa katahimikan. Hindi kasi ako makatulog. His quiet laughter surprised her. Pareho na ba tayong insomniac ngayon? His tone was light and teasing, bagay na nakapagpangiti sa kanya. I'm sorry nga pala kanina, she said softly. Ako ang dapat humingi ng sorry. Hindi siya nagkomento. At least, aminado ito na may pagkakamali rin ito kanina. Umiinom ka? Hindi gaano. Pwede mo ba akong samahan sandali? Sige. Umupo siya sa stool na kaharap nito. Parang napapadalas ang pag-inom mo ng alak. Baka makasama yun sa katawan mo. Claude stared at her lazily. Ngumiti ito, a sincere smile that made her heart flutter. Tumikim siya upang itago ang bumangong kaba. Mabuti na lamang at subsud ang ilaw kaya hindi nito mahalata ang pamumula niya. Why do you hate me, Claude? I don't hate you. Pero hindi mo rin ako gusto. Muling tumungga ng beer ang binata. Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. May naikwento sa akin ang lola mo kanina. So, sinabi na pala niya sa'yo ang madilim na lihim ng aking pagkatao. Sarkastikong bulalas nito. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Aya, sabihin mo yan sa mami at daddy ko. There was anger and bitterness in his voice. For a moment, Sabel wanted
to pull him close and caress him. Kaya ba, hindi mo gustong narito ako? Dahil wala kang tiwala sa akin? Hindi ito sumagot at tumitig lamang sa kanya. Hindi ako masamang tao. Hindi rin ako miyembro ng kahit na anong sindikato. At lalong wala akong balak magnakaw at pumatay. Huwag mo akong itulad sa batang pinagkatiwalaan mo noon, Claude. Nagtagis ang mga bagang nito. Hindi ako aalis, Claude. Pero makakaasa kang sisikapin kong huwag mag-cross ang landas natin. Kung yun ang ikapapanatag ng loob mo. Nasabi niya na ang gusto niyang sabihin. Bahala na ito kung ano ang gagawin nito sa mga susunod na araw. Tumayo na siya. Matutulog na ako. Umakyat ka na rin. Their gazes held for a while. She smiled and unconsciously touched his cheek. At biglang paghugot nito ng hininga. Ang siyang gumising sa kanyang diwa. Namumulang ibinaba niya ang kamay at mabilis na lumabas. Ramdam niya ang mainit nitong mga mata sa kanyang likuran. They were playing hide and seek game. Ilang araw nang ganon ang drama nila ni Claude. Kapag natataong nagkakasabay sila sa isang silid, ay mabilis na iiwas ang isa. Until that day, nawala silang choice, kundi ang sabayan si Grandma Eve sa agahan. Bakit bihis ka, Claude? Pupunta ako sa hotel site sa Antipolo. It's a long drive from here. Okay na naman po ang pako. Ilang araw nang naalis ang benda sa paa nito. At hindi na rin ito gaanong umiika kapag naglalakad. Kahit pa. Baka makasama kapag binigla mo. And besides, nakakaspay ang kamay mo. Don't drive. Utos ng abuela. He just shrugged his shoulder. Wala siyang ganang makipagtalo. Anyway, pwede naman siyang sumakay ng taxi. Bakit hindi mo hayaang ipag-drive ka ni Isabel? Mabuti na lang at nalunok niya na ang isinubong pagkain. Kung hindi ay baka nabulunan siya. Inabot niya ang baso ng tubig at uminom. Go with him, Isabel. Oho? Alanganing tumingin ang dalaga kay Claude na abala pa rin sa pagkain. Hindi ba nito narinig ang sinabi ng lola nito? I'll give you 15 minutes para magayos. Pagkatapos natin kumain. He said casually. Napanganga siya. Nagtaka siya dahil walang violent reaction nito. 20 minutes later ay palabas na sila ng subdivision. Wala silang imikan habang bumabiyahe. Maliban kung itinuturo nito sa kanya ang direksyon. Kulang 4 oras din silang bumiyahe bago nila narating ang pataas na daan papunta sa pinaka-construction site ng hotel. Isang winding dirt road na napapaligiran ng dense vegetation ang dinaanan nila hanggang sa bumungad sila sa isang plateau. Naroon ang mga construction equipment at mga worker na kailangan sa proyekto. Ipinapark sa kanya ni Claude ang expedition sa ilalim ng isang malaking puno. Umibis ito ng sasakyan nang makitang papalapit sa kanila si Fred. Claude, pare! Tinapik nito ang balikat ng kaibigan. Nang makita siya, ay binati rin siya nito. Nice to see you again, Isabel. She smiled at him sweetly. Tumikim si Claude at nahagip pa niya ang matilim nitong tingin. Bago nito inaya ang kaibigan, palapit sa isang open tent na nagsilbing extension ng trailer na hula niya ay ginawang mobile office ng grupo. Hindi man lang nagpaalam. Ang lakas talaga ng toyo nitong lalaking to. Sa halip na magmaktol ay kinuha na lamang niya ang galon ng tubig sa likod ng sasakyan. Gumawi sa unahan at binuksan ng hood. Inalis niya ang takip ng radiator at nagsali ng tubig. Dumukwang siya upang i-check kung walang abnormality sa ibang parte ng makina. Nang makontento, ay muli niyang isinira ang hood at itinabi ang mga ginamit. Habang pinupunasan ng maruming kamay ay hinanap niya si Claude sa karamihan. Nakita niya itong kausap ang isang lalaking may hawak ng blueprint. Sinamantala niya ang pagkakataon upang pagmasdan ito ng mabuti.
Nakikinig lang ito habang nagsasalita ang kausap. Seryoso rin itong nakatitig sa blueprint na hawak ng lalaki. He seemed pleased based na rin sa matipid ng ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Paminsan-minsan din ay nagbibigay ito ng instructions sa mga tauhan. Physically, ay wala talaga siyang maipintas dito. And seeing him here in his work environment, mas lalo siyang humanga sa likas na commanding presence ng binata. Halata sa mga tauhan nito ang respeto sa binatang amo. Hindi niya alam kung ilang minuto rin niya itong pinagmasdan. Bigla na lamang itong nag-angat ng ulo, tumingin din sa kanya. He felt herself blush at mabilis na tumalikod. Sa kawalan ng magawa ay sumampa siya sa unahan ng expedition at pinagmasdan ng paligid. They were on high ground. Tanaw niya ang kalakhang Maynila at bahagi ng Sierra Madre Bridge. Ipinikit niya ang mga mata at lumanghap ng preskong hangin. Isa itong perpektong lugar sa mga nagnanais na mamangha sa natural na ganda ng kalikasan nang hindi lumalayo sa kabihasnan. Maganda, di ba? Anang baritonong tinig. Claude stood beside her, rested his elbows on the hood, almost touching her thighs. Babaguhin niyo ba ang lugar na to? Umiling ito. I want to develop this place. Hindi baguhin. Kung napansin mo kanina, paliko-liko ang daang tinaak natin. We could have saved half the time kung maglalagay kami ng diretsong daan paakyat. But that would mean clearing out the great deal of land. At ayokong gawin yun. Gusto kong i-preserve ang likas na ganda ng lugar na to. Yun ang magiging kaibahan ng Forest Haven sa ibang hotels. Lihim siyang napangiti. Masaya ako na ganun ang konseptong naisip mo. I'm proud of you, Claude. Tumingala ito sa kanya. On impulse ay inayos niyang ilang hibla ng buhok nito na tumabing sa mata dahil sa umihip na hangin at hindi niya alam kung sino sa kanilang dalawa ang higit na nabigla. Mabilis niyang binawi ang kamay at namumulang umiwas ang tingin. Alam mo, hindi na kita isasama dito sa susunod. Ha? Bakit naman? You'll put half of my men on accident leave. Hindi mo ba napansin na kanina ka pa tinititigan ng mga tauhan ko? Lalo na kanina, nung may tinignan ka sa loob ng makina. Hindi mo dapat ginagawang hobby ang pagtuwad-tuwad. Ano? Kaagad bumangon ang kanyang inis. Akala ko ba, okay na kami? Hindi niya na namalaya na wala sa tono ni Claude ang nagagalit. Sa halip ay may himig pa ng amusement. Bumaba siya sa kinauupuan at hinarap ang binata. For your information, hindi ko ginagawang habit ang pagtuwad. Kasalanan ko ba na maliit lang ako? At bakit sa akin mo sinisisi kung maaksidente ang mga tauhan mo? Kasalanan ko din ba na marumi ang mga isip nila? Ginagawa kong trabaho ko, Claude. Naglagay lang ako ng tubig sa radiator at nag-check ng makina. Hindi rumampa habang naghuhubad. She was too furious. Yun nga ang problema. You're too gorgeous. You could distract any man without doing anything. Pero, nabigla siya nang hawakan nito ang mukha niya. Di naman nang hinlalaki nito ang nakabuka niyang mga labi. Her eyes were wide with confusion. Alam mo bang, kung pwede lang kitang ikulong kanina sa loob ng sasakyan, ginawa ko na. I hate it when other men look at you. Ako lang dapat ang tumitingin sa'yo nung may pagnanasa. Nahigit niya ang paghinga. Ano bang nangyayari sa lalaking ito? But before she could ask, his lips went down and claimed hers. Claude took his sweet time kissing her. Walang pakialam kung meron mang makakita. It was as if he was branding her as his and showing it to the world. Mataas na ang kinalalagyan nila. But the kiss took her to cloud nine. Napakapit siya sa mga balikat ng binata. Dahil pakiramdam niya ay nahuhulog siya. And the added closeness only fired his craving even more. Gamit ang nakakas na kamay ay hinapit siya nito sa bewang habang sakop ng isa ang kanyang batok. Angling her head to give him more access. Umungol siya. Oh, si Claude ba? Hindi niya na alam. Wala na siyang kamalayan sa nangyayari sa paligid niya. She was too absorbed with the pleasure his kiss brought her
too overwhelmed with the feeling it aroused in her. Nang paghiwalayan nito ang kanilang mga labi ay gusto niyang tumutol. She didn't want the kiss to end. Face blushed and lips swollen. She stared longingly into his deep set eyes. God, it was right. Bahagyang kumunot siya. Walang clue sa kung anong ibig sabihin nito. You've got the sweetest lips I've ever tasted. Again, he traced her lips with his thumb. Sa wakas, natikman ko na rin ang matagal ko nang pinagpapantasyan. Namilog ang mga mata niya at napasingap. Malutong ang naging tawa nito. He playfully kissed the tip of her nose. Umuwi na tayo. Ha? Paano dito? Fred can manage without me. Nagdikit ang dalawang kilay ng binata. May problema ba? Lalong namula ang mukha niya. Kasi... Sabel. Nanginginig ang tuhod ko. I don't think na kaya kong mag-drive. Pwede bang dito na lang muna tayo? Kahit ilang minuto lang? Claude wanted to burst out laughing. Nakikiusap ito na huwag munang umalis. Dahil dama pa rin ito ang epekto ng halik na pinagsaluhan nila. And the truth be told, his knees were buckling too. At hindi lang yon. Her nearness made him uncomfortable. He wanted to kiss her again. Okay. Magpahinga ka muna sa loob ng kotse. Babalik muna ako sa office. Nahihiya itong tumango. He planted another quick kiss on her lips bago niya ito pinapasok sa kotse. Para siyang nakalutang habang naglalakad pabalik sa trailer. Nakita niyang nakatitig sa kanya si Fred at pilyo ang pagkakangiti. Bakit ang mga lalaki ang hirap hulihin ang ugali? Diba dapat ang mga babae lang ang nagkakaroon ng hormonal imbalance? Himutok iyon ni Isabel nang ilang araw niya nang napapansin na iniiwasan siya ni Claude. Bumalik na naman sila sa dati and to think na kailan lang ay hinalikan siya nito. Her very first kiss. Binalikan niya sa isip kung bakit nag-iba na naman ito ng pakikitungo sa kanya. Nagsimula lang yon noong tawagan siya ni Glenn sa landline at ito ang nakasagot. Pagkatapos noon ay nagpaalam siya kay Grandma Eve na makikipagkita sa kaibigan. Nang umuwi siya kinahapunan ay sambakol na ang mukha ng binata. Hindi kaya nagsiselos lang ito? Pero alam naman itong kaibigan ko lang si Glenn. Susme, mababalo talaga ako sa pag-a-analyze sa mga kilos ng binatang to. Mabuti pang magpalipas muna siya ng oras sa basement. Kailan lang niya nalaman na may game room pala ron. Pwede siyang maglaro ng billiards. Pagpasok niya sa silid ay nakita niyang nakalatag na ang mga bola sa billiard table. May nakapatong din na cue stick. At sa ibabaw naman ng isang tokador ay ilang bote ng beer. Dalawa na ang walang laman. May narinig siyang lagaslas ng tubig sa karugtong na maliit na silid. Lumabas si Claude galing sa restroom. Dressed in white sandal and cotton walking shorts. Hindi ko alam na nandito ka. Anya. Kinuha nito ang isang bote ng beer at tinungga. Sige, lalabas na lang ako. Naglalaro ka yata. No, dito ka lang. Maglaro tayo. Tumitig siya rito. Marunong ka? Tanong nito. Oo. She grinned. Magaling ako magbilyar. Ngumisi rin ang binata. Really? Magpustahan tayo. Hamon ito. Anong klaseng pustahan? If you win, ibibigay ko sa'yo yung pick-up na ginawa mo. Parang batang gumuhit ang excitement sa mukha niya. Ang nasa isip lang niya ay magkakaroon na siya ng sasakyan. Hindi niya na naitanong kung paano kapag ito naman ang nanalo. Sige, call ako. Lalong lumapad ang pagkakangisi nito. Okay, 9-ball. Sige. Lagyan natin ng consequence. To make it more interesting, gawin nating strip billiards. Strip billiards?
Nalilitong tanong ni Sabel. Parang strip poker. Maglaro tayo ng 5 rounds. Kung sino ang matatalo sa bawat round, maghuhubad ng isa sa mga suot niyang damit. Pwera ang footwear. Best of 5 tayo. Sandali siyang nag-isip. Maghuhubad siya kapag natalo. Tinignan niya ang sarili. Isang cotton night dress lang ang suot niya, bukod sa panloob. Kung mananalo ito ng 3 ulit, siguradong nakahubad na siya. Nagdadalawang isip ka ba? Akala ko ba magaling ka? Nasiling ng panunokso nito ang likas na pagiging palaban niya. Magaling naman siya talaga. Wala pang nakakatalo sa kanya sa barangay nila. Not even Glenn. Pinagmasdan niya ang binata. Nakakas pa rin ang kanang braso nito hanggang sa mga daliri. Kaliwete ka ba? Naninigurong tanong niya. Hindi nga eh. Kaya nga nagpa-practice ako kanina nang pumasok ka. Sandali niyang tinimbang kung paniniwalaan niya ang sinabi nito. Since nakakas pa rin ang kanang braso nito, nasa kanyang advantage. At tiwala siya sa kakayahan niya. She squared her shoulders. Sige, payag ako. Claude's smile turned into a wide grin. Kumuha siya ng cue stick. Nag-toss coin sila para malaman kung sino ang mauuna. Ito ang mauunang mag-break. Inayos niya ang mga object ball sa rack. He made a break. Walang pumasok. Napangisi siya. Now, it was her turn. Nagpalit sila ng pwesto. He watched her while drinking beer. Pinag-aralan niya ang mga posisyon ng mga object balls. She positioned herself for the shot. Pumasok sa pocket ang number 1 ball. Nagsunod-sunod na ang pagpocket niya ng mga bola hanggang sa maisublo niya ang number 9. Panalo siya. Nakapamaywang na tinitigan niya ang kasama. With a wicked grin on his face, baliwala itong tumayo at hinubad ang suot na sando. Ilang sandali siyang natulala. Iyon ang unang beses na nakita niya itong walang pang itaas. Ako na ulit? Sa nanlalabo niyang diwa ay narinig niyang tanong nito. Tumango na lamang siya. Dahil sa lakas ng tibok ng puso niya, ay hindi niya sigurado kung may tinig na lalabas sa kanyang lalamunan. She tried to look away from his muscles chest. Pero parang may magnet ang dibdib nito. Tuloy ay wala sa isip na dumampot siya ng isang bote ng beer at basa na lamang yung tinungga. Gumuhit ang mapait na likido sa kanyang lalamunan. Napaubo siya. And he heard his amused laughter. Nag-break ulit ito. May pumasok naman sa pocket but his next shot was a bad cue. Kaya siya muli ang tumira. Pansamantalang nalipat ang konsentrasyon niya sa laro. And she ended up winning again. Nang tignan niya si Claude ay hinubad na nito ang suot na shorts. Habang nakatutok sa mukha niya ang paningin. Lalong nag-init ang pakiramdam niya. Ano bang klaseng laro to? Dahil sa nararamdamang init ng katawan ay naging panay-panay ang inom niya ng beer. Unconscious na lalo lamang nitong pinagniningas ang apoy na nagsisimula ng mabuhay sa kanyang kalooban. Kaswal at baliwala naman sa binata na halos hubad na ito, maliban na lang sa panloob. Para pa nga itong modelo na ipinaparada ang hubad na katawan sa kanya habang inaayos muli sa rack ang mga billiard balls. Hindi niya alam kung sinasadya yun ang binata upang i-distract siya. Dahil ito na naman ang talo ay ito ulit ang magbe-break. Bago ito tumira ay kumindat muna ito sa kanya. Holding the cue stick on his left hand, he made a break. On his second strike, he pocketed the 9 ball. Tapos agad ang laro. Panalo ito. Napulunok siya. Humigpit ang hawak niya sa cue stick. Well, aren't you going to do it? She didn't speak. Come on, Zabel. Be a good sport. Ang lapad ng ngiti ng bruho. Huminga siya ng malalim. Pumikit at itinaas niya ang laylayan ng suot at hinubad yun. Ni hindi magawang tumingin ng tuwid ni Zabel sa binata. Pakiramdam niya ay namumula ang buong katawan niya dahil sa kahihiyan. Bakit siya pumayag sa ganito?
It was her turn to make a break. Pero dahil distracted na siya ngayon, niwala siyang naibuslo. Nang si Claude na ang titira ay papito-pito pa ito habang nilalagyan ng chalk ang dulo ng stick. Hindi ito tumitingin sa katawan niya. Pero base sa kaaliwang nabasa niya sa mga mata nito ay sobra itong nag-i-enjoy. Nang pumesto na ito ay abot-abot ang dasal niya na magminti sana ito. Pero busy yata ang linya ng langit dahil nanalo muli ang binata. Ngayon ay hindi lang siya tulala. Parang gusto na rin niyang panawan ng ulirat. Paano nangyaring nanalo na naman ito? Gayong ayon dito ay hindi sanay gamitin ang kaliwang kamay. Unless... Ang daya mo! Bakit mo naman nasabi? Nagsinungaling ka! Kaliwete ka! Nope. Ambidextrous. Ang tamang term dun. Whatever. Kahit pa, niloko mo ko. Huwag kang pikon, Isabel. Tinalo mo ko nung unang dalawang laro at sumunod ako sa pustahan natin. Now it's your turn. She sucked in her breath. Unti-unti itong lumapit. Like a predator, bent on ravishing his prey. Let's see. What will we remove first? He whispered teasingly. Itinulos na siya sa kinatatayuan. Knees wobbling, heart hammering wildly. There was no escape for her. Naglandas ang mga daliri ni Claude sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi, sa labi, sa mababaw na klep ng kanyang baba. At saka nito, itunuloy ang pagdama sa pulse point ng kanyang leeg, pababa pa sa exposed skin sa pagitan ng kanyang dibdib. Claude! Naitukod niya ang dalawang kamay sa dibdib nito para sana pigilan ng binata. Wrong move. A jolt of electricity made its way through her veins sa simpleng pagdikit ng palad niya sa dibdib nito. She became speechless and mesmerized with the feel of bare, hard chest muscles. Suddenly, her need to experience the rest of him became so overpowering. Dagling sinakop ng mga labi nito ang kanyang mga labi at mahigpit siyang niyakap nito. Mabilis ang naging kilos ng binata. Naramdaman na lamang niyang naiupo na siya nito sa gilid ng pool table. Tuluyan na siyang nadarang sa malalim na halik nito. Naiyakap niya ang dalawang kamay sa batok nito at naglandas ang mga daliri sa buhok nito. Naging malaya ang dibdib niya nang tanggalin nito ang pangitaas na panloob niya. Muntik na siyang mapasigaw. Kagatlabing nabanggit niya ang pangalan nito na maglandas ang labi nito sa hinaharap niya. Pakiramdam niya ay may gustong sumabog sa loob ng katawan niya. Ngunit nagsisimula pa lamang ang binata. Isabel, you know what's about to happen. Are you ready? Malamlam ang mga matang sambit ni Claude. At ng mga sandaling yon, buong magdamag silang magkasama at pinagsaluhan ang isa't isa. Kinabukasan ay wala na si Claude nang magising si Isabel. Nang tanungin niya si Grandma Eve ay sinabi na lamang ng matanda na kailangan sa antipolo ang lalaki at doon muna ito titigil ng buong linggo. Hindi niya malaman kung paano ilalarawan ang eksaktong nararamdaman. Coincidence lamang ba yon? O sinadya nitong wag silang magkita upang hindi nila pag-usapan ang nangyari sa kanila kagabi? Inisip ba nito na maghahabol siya? Napipilitin niya itong panagutan ang nangyari sa kanila. Sa kabila ng naibigay niya dito, wala pa rin pala itong tiwala sa kanya. Hindi niya napigilang mapahikbi. Mabuti na lamang at nag-iisa lang siya. Araw-araw niyang hinihintay ang pagbalik ni Claude kahit alam niyang isang linggo itong mawawala. Hindi niya mapigilang umasa na hindi rin siya matitiis nito. Nananaisin itong makita siya at makausap. But the day stretched into a week. Hindi man lamang ito sumubok na kausapin siya. Umuwi siya sa nanay Lunya, natahimik at masama ang loob. Lunes ng umaga, nang pagpasok pa lang niya sa mansyon ay narinig niya na ang pamilyar na tinig ni Claude. Nasasabik na pumasok siya sa dining room kung saan ito naroon. Only to find him with Katya.
Kapwa nagulat ang dalawa nang makita siya. Hi! She smiled nervously. Blanco ang ekspresyon sa mukha ng binata. Para pangang bagot nang makita siya. Lalo siyang nakaramdam ng sakit. Nakabalik ka na pala. Kanina lang. Matabang na sagot nito. Wala na siyang maiisip na sabihin. Darling, narito na rin si Isabel. Bakit hindi mo pa sabihin sa kanya ang plano natin? Si Katya ang nagsalita. Plano? Nagtatakang tanong niya. Tumayo si Katya at lumapit sa kanya. Oo, magpapakasal na kami ni Claude. He just proposed to me last night. Masuyo nitong tinignan ng binata na sa kanya naman nakatingin. Ikakasal na kayo? Katya let out a sarcastic laugh. Bakit parang gulat na gulat ka? Normal lang naman na sa kasalan mo tuloy ang relasyon namin. He's my boyfriend after all. Nangungutya ang pahayag nito. Hindi niya pinansin ang sinabi ng kaharap. Nilapitan niya si Claude. Paano ang nangyari sa atin? Mahinang tanong niya sa binata. He stood up and faced her. It just happened, Sabel. It's just a game. Isang laro. Yun lang pala ang halaga ng nangyari sa kanila para sa binata. Parang gusto niyang matawa. Oo nga naman. They just played a game. At pumayag siya sa pustahan nila. At pumayag din siyang angkinin nito. Wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Hindi niya na matagalan ang presensya ng binata. Gusto niya nang mawala. Gusto niya nang umalis. Mabilis niya itong tinalikuran. Hinarang siya ni Katya. Yan ang napapala ng pagiging ilusyonada. She glared at her. Umalis ka sa harapan ko, Katya. Mahina ngunit mariing utos niya. Eh kung sabihin ko sa'yo na hindi pa ako tapos, marami pa akong gustong sabihin. Umalis ka. Kung ayaw mo ulit iparitoke, yung retokada mong ilong. Humulagpos na talaga ang pagtitimpi niya. Kapag hindi ito umalis sa harapan niya ay susuntukin niya ito. Natakot naman ang dalaga. Mabilis itong nagtago sa likod ni Claude. Pinagmasdan lamang ni Claude ang likod ng papalayong dalaga. Sa itaas ito tumuloy. Claude, narinig mo ba ang sinabi ng babaeng yun? Hindi niya pinansin ang pahisteryang tanong ng nobya. Tinabig niya ito at sinundan si Isabel. Nakita niya ang dalaga sa bukas na silid nito. Nagsisilid ng mga damit sa isang sports bag. Saan ka pupunta? Tinitigan siya nito ng matalim. Saan sa tingin mo? Pauyam na sagot nito. Walang nagpapali sa'yo dito. Bakit? Sakala mo ba na naisin ko pang manatili dito kasama ka at ang ritukadang yon? Sabel, I'm... Bago pa niya maituloy ang sasabihin ay nasa harapan niya na ang dalaga. Isang daliri nito ay dumuro sa mukha niya. Don't! Bukas ang mga mata ko nang ibigay ko sa iyo ang sarili ko at hindi ko pinagsisihan yon. Kung isang laro lang sa iyo ang lahat, sa akin hindi. Kaya wag na wag kang hihingi ng sorry. Wag mong alisin sa akin ang natitira pang respeto ko sa sarili ko. She said it with so much pain that he wanted to take her into his arms. Mas lalo siyang nasasaktan para dito. Bakit nagkaganon? Magmula nang makilala niya si Isabel ay nag-iba na ang buhay niya. Binuhay nito ang isang damdaming pilit niyang kinalimutan mula nang mamatay ang mga magulang niya. She taught him how to trust again. Dahil sa kabila ng wala siyang alam tungkol sa dalaga, ay hindi noon napigil ang pagkahulog ng loob niya rito. And it scared him to death. The last time he trusted a stranger, he ended up an orphan. Paano kung sinadya lang ang lahat? Na isang malaking conspiracy lang pala ang pagdating nito sa pamilya nila. Katulad din ang nangyari noon.
Pero paano kung Tadana ang mismong nagtakda nun? A voice inside him whispered, "Paraanin mo ko, Claude." Nakaharang siya sa pinto at gusto na nitong lumabas. The moment he stepped aside, alam niyang walang lingon-likod itong aalis at ayaw niya itong umalis. Matagal niya itong pinag-isipan at kontento siya sa naging pasya niya. Pero bakit ngayon ay nahihirapan siya? "Sabel, please. Umalis ka kung ayaw mong mabalian ulit ang paa. I swear, Claude, kapag hindi mo ako pinaraan, lalabanan kita." Alam niyang hindi ito nagbibiro. Sa galit na nakikita niya sa mukha nito, Sabel would fight him with all her strength. Malakas siya at tiwala siyang kahit anong lakas ng dalaga ay hindi siya nito matatalo. Pero natatakot siyang baka masaktan nito ang sarili. At ayaw niyang masaktan pang lalo ang dalaga. Walang imik na tumabi siya. Mabilis na lumabas ito ng silid. "What now, Claude? Masaya ka na?" Kutya ng kanyang puso. She was out of his life now, and he felt like the whole house just gave in on him. Isang malaking pagtitipon ang ginaganap sa Villa Aragon. Maswerteng na ipasok siya ni Kit para makasama sa catering services na inarkila ng pamilya. Habang nagsisilbi si Isabel sa mga bisita na nagtipon sa malawak na lawn, ay hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng lugar. Sa bawat sulok ng maluwang na bakuran ay nagpapakita ng karangyaan. Ang yaman ng mga Aragon ay hindi rin nalalayo sa yaman ng mga Romualdes. Bumigat ang dibdib niya nang maalala sina Grandma Eve at ang mga naging kasama niya sa mansyon. Mahigit isang buwan na mula noong umalis siya sa teritoryo ng mga Romualdes, ni hindi man lang niya nagawang magpaalam ng maayos sa mga ito. Isang mukha ang pilit na nagsusumiksik sa kanyang isipan. Ipinilig niya ang ulo. Naiinis siya kapag naaalala kung paano siya ipinagpalit ni Claude sa isang babaeng kukulang yata ang natural sa katawan. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Si Katya ang pinili nito at hindi siya. It would do her more good to forget everything. But still, hindi pa rin siya immune sa sakit na nilikha nito. "Sabel, pwede mo bang iakyat ito sa itaas? Nagpapaakyat kasi ng pagkain para sa asawa niya si Sir Drew." Hindi niya kilala ang tinutukoy nito at lalong hindi niya kilala ang asawa nito. Pero kinuha pa rin niya ang tray. "Sa itaas ba?" paniniguro niya. "Oo, sa second floor, sa pangalawang pinto," ani ni Kat. Agad nang umalis ang kasama bago pa man siya nakapagtanong muli. Nagkibit-palikat na lamang siya. May mangilang-ilang bisita sa living room nang pumasok siya. Inakyat niya ang hagdan papunta sa second floor. "Pangalawang pinto daw eh. Kadami naman ang pinto dito." Bulong niya nang makaakyat. Naiiling na nang hula na lamang siya. Binuksan niya ang pintong malapit sa hagdanan. Isang animo opisina ang napasukan niya. She should have stepped out dahil obvious na maling pinto ang binuksan niya. But something caught her eyes. It was a large oil painting. Isang mag-asawa ang nakaupo. Kalong ng lalaki ang isang batang babae. Nasa mga bisig naman ng katabi nito ang isang sanggol. Sa magkabilang tabi ng mag-asawa ay dalawang batang lalaki. They were all smiling. It was a picture of a happy, perfect family. May kabang bumundol sa kanyang puso. May mga flashes siyang nakita sa kanyang alaala. Bakit? Parang pamilyar sa kanya ang mga nasa larawan. Below the large painting was an antique oak cabinet na may mga framed pictures namang nakapatong sa ibabaw. Sa gitna ng mga larawan ay isang glass case. Sa loob noon, resting on a black velvet cushion, may kalahati ng isang animoy medallion. It also looked familiar. "That's the Medal of Valor," anang isang pambabaing tinig mula sa bukas na pinto. Sabel saw a beautiful and pregnant woman.
Nakangiti ito sa kanya. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang pumasok dito. Okay lang. Nakita nito ang tray ng pagkain na inilapag niya sa isang tabi. Para sa akin ba yan? Opo. Ngumiti naman ito. Hindi niya maipaliwanag ngunit magaan ang loob niya sa kausap. Ma'am. Tawagin mo na lang akong Rose. Rose, bakit kalahati lang yung medalyon? Ah, ito ba? Hinawakan ito ang glass case. Isa itong Medal of Valor na hinati sa apat. Pagmamay-ari yan ng asawa ko at ng tatlo pa niyang kapatid. Dalawa pa lang ang nilalagay dyan dahil sad to say, hindi pa nila nakikita ang huling dalawang bahagi. Hanggang ngayon kasi, hindi pa nila nakikita ang dalawa pa nilang kapatid. Muli ay may nakita siyang flashes, faces of people, their smiles, and then that of the raging water and horrible screams. Her head throbbed at napapikit siya. Hindi niya alam na napadaing na siya. Miss, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala ang mukha ni Rose nang makita niya nang dumilat siya. Nakaramdam siya ng pananakit ng dibdib. Hindi niya na ito sinagot. Halos takbuhin niya ang pinto at hagdanan palabas. Hindi na rin niya pinansin ang nasalubong niyang lalaki na takang napatingin sa kanya. Nakakunot ang noo ni Drew nang makita ang asawa sa may pinto ng family room. Sweetheart? Drew, nakasalubong mo ba yung babaeng pababa ng hagdanan? Bakit? Alanganin itong sumulyap sa kanya. Para kasing may sakit siya. Bigla na lang siyang tumakbo palabas. Inakbayan niya ang asawa. Iyaan mo na yun. May kasama naman siguro yun. Ngumiti siya at hinimas ang maumbok na tiyan nito. Kamusta ka na? Tahimik na ba ang kambal? I'm still a bit dizzy, pero tumigil na ang pagsusuka ko. Dapat siguro matulog ka na. Let's get you to bed. Malambing na kinawit ni Rose ang mga kamay sa batok niya. I need you to talk me in. He immediately took note of her silent invitation. Lumapad ang pagkakangisi niya. Malayo-layo na rin ang natakbo ni Isabel. Hindi niya alam kung nasaan na siya. Wala siyang tiyak na pupuntahan kanina. Gusto lamang niyang mapag-isa ang malayo sa ibang tao. Tumigil siya sa isang waiting shed. Naupo at saka pinalaya ang luha. Parang agos ng tubig ang pagbabalik ng nakaraan. Memories both good and bad. Akalain ba niyang sa isang di sinasadyang pagkakataon ay babalik sa kanya ang buo niyang pagkatao? Nasa kanyang ikatlong bahagi ng medalyon. Siya si Isabella Aragon. Buhay ang mga kapatid niya at matagal na siyang hinahanap ng mga ito. Tahimik siyang umiyak sa mga nasayang na taon na nabuhay siya malayo sa mga ito. But chastised herself dahil naging maayos naman ang buhay niya. Ang kaisipan na may pamilya pa siyang babalikan ay nagdulot sa kanya ng di matawarang saya. Ngunit naroon din ang pangamba. Bumalik sa alaala niya kung paano sila nagkahiwa-hiwalay na magkakapatid. Sakay ng isang van ang kanilang buong pamilya. Masaya sila dahil papunta sila sa Batangas, kung saan naroon ang kanilang abuelo. Kaarawan noon ang matanda. Ang tanging natatandaan niya ay may isang truck na pagewang-gewang at sa hula nila ay nawalan ito ng preno. Kaya nataranta naman ang kanyang ama kung paano maiiwasan ang malaking sasakyan na pinupuntirya ang kanilang van. Nasa unahan ang kanilang ama at ina at ang kanyang kapatid na bunsong si Anya. At nasa likuran naman silang tatlo, nila Alester, Drew at siya. Saktong pagpreno ng kanyang ama ay nabangga pa rin sila ng truck. Iyak siya ng iyak dahil akala niya ay patay na ang kanyang mga kasama. At siya lang ang mapalad na nabuhay. Pinilit niyang buksan ang pinto para makaalis sa sasakyan. Sa murang edad, hindi malaman ni Isabel kung saan siya pupunta.
kung saan siya hihingi ng tulong. Sakto naman na may isang estranghero na may nagbigay sa kanya ng pagkain. Agad niya naman iyong kinuha at nilantakan yon dahil gutom at pagod na rin siya. Hindi na siya humiwalay sa taong nagbigay sa kanya ng pagkain kahit na nakukulitan na ito sa kanya. Umiyak na ipagtabuyan siya nito. Agad namang naawa ang estranghero sa kanya kaya napilitan itong isama siya at kupkupin. Inalagaan at itinuring siyang tunay na anak nito. Tinanong siya kung saan raw ang kanyang pamilya. Ngunit iling lamang ang kanyang isinagot rito. Hayaan mo. Kapag may naalala ka na, malaya ka makakabalik sa kanila. Nakangiting wika sa kanya nito. Tawagin mo na lang akong Nanay Lou. Tanging tango lang ang kanyang naitugon rito. Nagbalik sa realidad ang kanyang isipan dahil sa huling naalala niya noon. Papayag naman ang kanyang Nanay Lou kapag sinabi niyang naalala niya na ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya nagdesisyon na siya ng gabing yon. Magpapakilala ba siya? Paniniwalaan ba siya ng mga ito? Remembering their faces. When they were young, nasabik siyang malaman kung ano ang itsura ng mga ito. Ang kuya Alester niya, ang kakambal niyang si Drew, at ang bunso nilang si Anya. She missed them terribly. Nakabuo siya nang pa siya. Nakatayo si Claude sa harap ng altar, waiting for his bride. At his side stood Fred, the best man. Nasa unahan naman ang kanyang Grandma Eve na mula pa kanina ay wala nang tigil sa pag-iyak at walang pakialam kahit pinagtitinginan na siya ng mga bisita. Claude rolled his eyes heavenward. This was supposed to be a festive wedding pero parang isang funeral service ang gaganapin. Si Katya lamang yata ang masaya habang naglalakad palapit sa kanya, wearing her wedding gown. Unfortunately, linuwagan niya ang suot na bowtie at tumikim. This was what he wanted. A convenient wife and an uncomplicated life. So bakit taig pa niya ang bibitayin sa nararamdaman? Okay ka lang pare. Bulong ni Fred mula sa likuran niya. Tinanguan lang niya ang kaibigan. Pilit siyang umiti nang abutin niya ang kamay ni Katya. Nang sabay silang humarap sa pare, ay lumakas ang palaho ni Grandma Eve. Kunot noong sinulyapan ito ng officiating priest. Napuyuko siya. Katya fidgeted on her place. Nagumpisa na ang magsalita ang pare. Again, Grandma Eve wailed. Nagtataka na ang pare at maging ang mga bisita ay nagsimula na ring magbulungan. Isang ngiti ang di niya mapigilang gumuhit sa kanyang labi. Ngiti na naging hagik-gik. Hanggang sa tuluyan na siyang matawa. Claude! Nantitilat ang mga matang suweto ni Katya. I'm sorry. He tried hard to sound serious pero hindi talaga niya mapigilan. I can't marry you. I'm sorry. Grandma Eve stopped crying. Parang nabunutan naman ng tinik ang buntong hininga ni Fred. What? Claude! Hindi mo pwedeng gawin to! Pero buo na ang pasya niya. I'm sorry. Pero! I object! Isang malakas na tinig ang nagpalingon sa kanilang lahat. Isang matabang lalaki ang palapit sa kanila mula sa pinto. Hindi mo pwedeng pakasalan si Katya. Asawa ko siya. Patuloy pa ng lalaking nasa gitna ng aisle. Dahil nabigla ay hindi siya nakapagsalita agad. Nang titigan niya si Katya ay namumutla ito at mailap ang mga mata. Asawa mo si Katya? Anya. Claude! Huwag kang maniwala sa kanya! Manluloko lang yan! Tigil ni Katya ang isang braso niya pero tinabig niya yon. Lumapit siya sa lalaki na umatras naman ng ilang hakbang sa takot marahil na suntukin niya. Lumapad ang ngiti niya na ipinagtaka nito. Congratulations, pare. At saka niya ito kinamayan. Nilingon niya ang mga bisita. Friends, hindi na po matutuloy ang kasal.
but you can still come to the reception. Hinanap ng mga mata niya si Grandma Eve. Hanggang tenga ang ngiti nito. Kulang na lang ay kumindat sa tuwa. She made a thumbs up sign and mumbled, "Good luck." Patakbo siyang lumabas ng simbahan sa kabila ng pagtawag ni Katya. Minuto lang ay malayo na siya roon sakay ng kanyang kotse. Nasa coastal road na siya nang biglang nawala ang ngiti niya. At bigla siyang napamura. Itinabi niya ang kotse at nagpreno. Hindi niya alam kung saan nakatira si Sabel. Sabel sat nervously on the cushioned sofa. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa isang pinto. Napatayo siyang bigla. Ito na ba sina Kuya Alester at Drew? She smiled densely. Ikaw ka mo ang kapatid naming si Isabella. Kinakabahan siyang tumango. Nanginginig ang mga daliring hinugot niya mula sa bulsa ng pantalon ang kwintas at inabot sa dalawa. Ang lalaking may cleft chin tulad niya ang kumuha nun. Panay ang palitan nito ng tingin habang ini-inspeksyon ang pendant ng kanyang kwintas. This was our father's gift. Alright. Pero hindi to sapat para mapatunayan na ikaw nga ang kapatid namin. The taller of the two said. Kakambal ni Andrew si Isabella. At katulad ni Andrew, si Isabella mayroon ding crescent-shaped birthmark sa may dibdib. Just above the nipple. Napahugot siya ng hininga. Meron nga siya nun. Pero, gusto niyong ipakita ko sa inyo ang birthmark ko? Nagkatinginan ang dalawa. Kung ikaw talaga ang kapatid namin. There's no need. Lahat sila ay biglang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Claude. Still in his stocks. Claude? Nanlalaki ang mga matang bulong ni Sabel. Paano nito nalaman kung nasaan siya? At ano ang ginagawa nito roon? Sa pagkakaalam niya ay ikakasalito ngayon. Claude Romualdez. Hello, Alester. Nagpapalit-palit ang tingin niya kay Alester at kay Claude na nasa tabi niya. Magkakilala kayo? Acquaintances. We move in the same circle, honey. She was too surprised to even comment on his use of endearment. Ano nga ba yung sinasabi mo kanina, Claude? Si Alester ulit. Hindi na kailangang ipakita ni Sabel ang birthmark niya. Ako na mismo ang magpapatunay na mayroon nga siya nun. Tumaas ang isang kilay nito. And how did you know? Pilyo ang naging ngisi ni Claude. Come on, pare. Gusto mo ba talagang sabihin ko sa'yo kung gaano kami naging intimate ng kapatid mo? Naningkit ang mga mata ni na Andrew at Alester. Kapag kuwan ay sinapak ng dalawa si Claude. Gago ka. Pinakailaman mong kapatid namin. Ngayon, sambahin mo ang suntok namin. Wika ni Alester sa nanggigigil na tinig. Dinaguka naman siya ni Drew sa may leeg niya. Hindi malaman ni Isabel ang gagawin. Kung matatawa ba o hihingi ng tulong dahil bugbog sarado na sa dalawa ang kawawang si Claude. Hey dude, ano ba? Tama na, nakakarami na kayo ah. Pasalamat kayo, kapatid kayo ni Isabel. Kung hindi, makikipagwano naman ako sa inyo. Anang binata. At dahil sa sinabi ni Claude ay parehong sinipa ng dalawa ang pobreng binata. Akmang susuntukin pa sana ni Drew si Claude nang humarang na si Sabel. Tama na! Saway niya. Maawa naman kayo kay Claude. Pakiusap niya sa dalawang kapatid. Nilingon niya naman ang binata at sabay suntok sa mukha nito. Aray! Sigaw ni Claude habang sapo ang mukha na sinuntok ni Sabel. Bakit ka ba kasi nandito? Siyempre sinusundo kita. Kasal mo ngayon, di ba? Bakit mo ko susunduin? Ayokong matali sa ritokadang Katya na yun. At saka, may asawa na pala siya. Wika nito sa kanya. Paano mo nalaman na nandito ako? Kay Glenn, pinuntahan ko siya sa apartment niya. Nakiusap ako na puntahan namin ang bahay niyo.
pero ayaw sabihin sa akin ng nanay mo kung nasan ka. Kaya si Glenn na lang ang nakiusap sa nanay Lu mo. At buti na lang napilit ni Glenn. Kaya ako nandito ngayon. Paano mo nalaman kung nasan ang apartment ni Glenn? Nakipagkita ako sa kanya noong tumawag siya sa bahay. Bago kanya niyayang lumabas. Sinabi niya sa akin na malapit lang raw ang inuupahan niya sa subdivision. Kaya napupuntahan kanya sa bahay. At sinabi niya rin sa akin kung saan at anong address ang kanyang inuupahan. Kaya ako siya pinuntahan para samahan niya ako kung saan ka nakatira. Sumabat si Drew sa usapan nilang dalawa. Pakakasalan mo bang kapatid namin? O bubugbugin ka namin ulit? Siyempre pakakasalan. Mahal ko yan eh. Kapag Juan ay may dinukot itong maliit na kahon sa bulsa nito at tumambad kay Isabel ang isang maliit na kahon na may laman na 24 carat gold diamond ring. Will you marry me? Saad ng binata sa kanya habang nakalohod. Hindi umimik si Isabel. Tinitigan lang niya si Claude. Can you be my wife? Forever and ever. Naluluha na si Isabel dahil sa huling linyang sinabi sa kanya ni Claude. Paano ba yan? Ayaw naman ata ng kapatid namin na maging misis mo. Pangaasar ni Alester kay Claude. Tumayo si Claude at kinuha ang kanyang kamay para isuot ang singsing. Teka. Hindi naman umuo ang kapatid namin ah. Kontra ni Drew sa ginawa ni Claude. Imbis na maluha si Isabel, napahagalpak siya ng tawa dahil sa mga kapatid niyang papangasar. Nakatuon sa kanya ang tatlong pares ng mga mata ng mga lalaking nasa harapan niya lang. Sabay tikom ng bibig. Magpapasakal ka ba sa kanya o hindi? Hindi. Seryosong sabi ng dalaga. Napatanga na lang si Claude sa sinabi ng dalaga sa tanong ni Alester. Ayaw mo ba? At bakit ako magpapasakal sa'yo? Gusto mo ba akong mamatay? Sasakal mo? Ha? Huh? Tulirong tanong ni Claude. Binalingan ng binata si Alester. Ano ba kasi ang tanong mo? Naiinis nang sabi ni Claude kay Alester. Kung magpapasakal ba siya sa'yo? Sa sobrang inis niya ay aambahan na sana niya ng suntok si Alester. Pero inawat siya ng dalaga. Tama na nga yung bangayan niyo. Natatawang wika ni Isabel. Nilingon niya ang dalawa, sina Alester at Drew. Naniniwala ba kayo na ako ang kapatid niyo? Sabay pang tumango at ngumiti ang mga ito. Nagsalita si Claude. Pwede ba mga future bayaw, iwan niyo muna kaming dalawa para sa moment namin ng mahal ko? Agad naman silang iniwan ng dalawa. Humalukip-kip si Isabel at nakatitig lang sa kanya. Tumikhim muna si Claude bago nag-umpisang magsalita. Handa akong maghintay kung kailan mo gustong magpakasal sa akin. Hindi naman kita minamadali. Hindi umimik ang dalaga na natili lang itong nakatitig sa kanya. Kapag Juan ay nagsalita ulit siya. Uulitin ko ang sinabi ko kanina. Handa akong maghintay. Kahit gaano katagal, Isabel. Akmang tatalikod ng binata para umalis nang magsalita ang dalaga. Dahilan para mapangiti si Claude. Bakit? Sinabi ko bang maghintay ka? Wala naman akong sinabing ganun ha. Lumapit sa kanya si Claude at siniil siya ng mainit na halik. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang halik na binibigay sa kanya ng pinakamamahal niyang lalaki. Wala na siyang hihilingin pa. Nahanap na niya kung sino at ano ang tunay niyang pagkatao. Kung saan ba talaga siya nagmula. At heto ngayon, ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Sa huli, sa kanya pa rin napunta ang pinakamamahal niyang lalaking nagbigay sa kanya ng unang init at pagnanasa rito. The end. Shoutout time! I wanna say hi and thank you to all my subscribers, silent listeners, and new subscribers. I wanna say hi and welcome to Salemia Bermil, Annalyn Tating Delgado, Kathy Tenko, Nonito Panis,
Asuncion Ramirez, Jez Kaya Kali Pablo, Romerlin Dapitan, Lorna YG, Aluina Amon, Mirna Suico, Yarn Beloved, Ana Lou Ligaspi, Rosita Alicia Abad, Maricar Martinez, Anne Maries, Euphemia Hernandez, Fatima Seriaco, Marisa Lucario, Rizalina Arsenias, For You, Olivia Dupagan, Brian Jan Espiritu, Evelyn Libaton, Yams, and Florida Amparo from Guam. Marami pong salamat. And I also want to say thank you to Mommy Terry, Grace Cubar, Maria Judy Cruz and friends from Dubai, Ermeline Makadangdang, Marites Almalves, Liza, Connie Maximo, Savannah Smith, Fede La Cruz, Nicomeda Atehera, Tita Carms, Teresita Yamashita, Judy Heria, Mierva Arena, Rex Roy, Marietta Razon, Shirley Bautista, Mavel Valencia, Gloria Sanchez, Sad Sponge Korst, Jane Adahar, Banana Erics, Aldwin Abiliano, Delroy, Remedias Solmantil, Flor Teves, Adelfa Matako, Hilda P., Ibai Hugo, Carmelita Cruz, Digna Harabeo, Riam Ria, Minda Gonzaga, Ida Gagnon from Ontario, Canada, Maricel Isogan, Princess Cecil Tangaro, Joaquin Jr. Lamizares G., Maribel Pasco, Strelia Nicolas, Fe Cruz, Anthony Iso, Isabelita Eleksyon, Rosemary Reyes, Juliet Tamayo, Maricel Della, Emeline Cadenas, Mirna Alban, Fe Dawson, Rosemary Bengsarson, ang ambisyosang singer, Christina Kinoshita, and not but not the least, Arauca Priscilline. Isa na naman pong kwento ang natapos natin dito sa Jen's Tales. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat sa walang sawang pakikinig ng mga kwento dito. Hanggang sa susunod na kwento. Have a great day, guys!